Ayan, try natin. Meron na bang audio? Ay. Ayan, okay na. Okay na daw, finally. Grabe, nakagard na ako dito. Ayan, nagpalit na tayo ng stream. Kaya hindi ko na mag-greet yung mga nandito na agad kanina pa. Pero ayun. Sorry, guys. May technical problems lang. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Kasi ito naman yung gamit ko ever since. Pero karoon siya ng problem this afternoon. So, ayan. Uulitin ko lang na yung live stream natin today in partnership siya with Lila Blanca and yung iba pang partners dun sa upcoming event nila, which is yung Unwind. So, dito sa event na to, i-release nila yung bagong single nila na Paikot-ikot, and at the same time, meron din silang ipapakilalang bagong band. So, ayan. Okay na daw yung video and audio yan. Hi, Mike. Ayan, si Mike, isa siya sa mga member ng Lila Blanca. Tapos, isa rin siya sa mga original ka-traffic natin na ever since nagsimula ako mag-vlog. Siguro, andito na talaga siya basta ilang years pa lang ako nag-vlog. Andito na siya. Ayan. Hi, Mike. And yung band pala nila, nag-start nung 2014. So, magka-batch kami kasi graduate din ako 2014. Pero yung traffic 2016 ko palang sinimulan. So, nauna sila talaga. So, ayun. Last week, nag-post ako ng iba't ibang thread topics na related sa paikot-ikot yan. So, may mga ka-traffic tayo na sumagot. And as usual, babasahin ko ngayong live stream. Tapos, sumagot din yung mga band member natin. Tapos, siguro, ito na yung time para mas makilala pa natin sila. Ayan. Sabi ni Vincent, paikot-ikot daw tayo kasi walang forever. Ay, hindi ako niniwala dyan, may forever. Nasa maling tao ka lang. Charot. Anyway, mag-start na tayo. So, ayan. Dating gawin, ipopost dito yung mga comment ng mga ka-traffic natin dun sa thread topics na pinost natin. Tapos, mag-react tayo, ganyan. At kayo din, mga nanonood, pwede kayong mag-react din. Ayan. Thank you, Mike. Sige. Sorry talaga sa delay. Nahagard lang ang ate niyo eh. Kasi ewan ko ba, ano bang ganap dyan. Pero ayun, minsan talaga magpapaikot-ikot ka at matatraffic ka. Diba yung paikot-ikot, para ka na rin natatraffic nun? Kasi you're stuck in one place eh. Tapos, hindi mo alam kung paano ka makakaalis doon, kung saan ka pupunta, ganyan. So, naisip ko din nung nabasa ko yung paikot-ikot yung title ng magiging single nila, na-realize ko na parang close to home. Kasi nga yung pag nata-traffic tayo, stuck din tayo in one place. Ayan. Sige, magko-comment na ako. So, syempre, unahin muna natin dito yung mga ka-traffic natin na nag-comment. So, ang tanong natin noong July 21, saang bahagi ka ng buhay paikot-ikot ngayon? So, sige. Ipo-post ko isa-isa. Mag-isa ka na naman. Syempre, ano ba kayo? Hindi po ba ako sapat? Charot. Ayan, may binabati si Vincent. Si Vincent, isa sa mga suki natin ng mga live stream to. Kaya batiin natin yung binabati niya. Yan. Ano to, mga kasara? Mga kasara Heronimo. Pati na rin po kay Mami Divine. Uy, pareho tayo. I love Sarah. Na-meet ko na siya sa isang event before ng Viva. Kasi diba yung Unforgettable, ginawan ko yun ng movie review dito sa page. Ayan. Okay. Para dun sa una nating nag-comment, si Erica Paala Marquez. Wait, ipa-flash ko yung comment niya. Sabi niya, sa pagtatanong at pag-aalala, dun daw siya paikot-ikot ngayon. Sabi ko na nag-overthink at nag-worry lang ako. Pero nandun pa rin, nakakapagod. So, siguro marami ding makaka-relate kay Erica kasi lalo sa panahon ngayon na sobrang uncertain nating lahat. Hindi maiwasan yung konting bagay lang, matatakot na tayo, ninervous na tayo. And then, syempre, pinaglayo-layo tayo ng distance na kailangan nating i-keep ngayong panahon nga ng pandemic. Hindi tayo nakakalabas. Syempre, may sumisigaw sa labas namin. Hindi tayo nakakalabas, hindi tayo gaanong nakakapag-bonding, ganyan. So, syempre yung iba, lalo na yung parang mga naipit ngayon sa long distance relationships, ganyan. Kasi yung iba, kahit nasa magkabilang city lang sila, pero may mga protocols na kailangan sundin, ganyan. Hindi sila nakakagawa ng way para makapagkita. Pero ayun, sa ganitong panahon talaga, kung paikot-ikot ka dyan sa mga thoughts na parang hindi ka sure sa kung ano bang mangyayari bukas, kung
ano bang mangyayari sa inyo ng tao. Yung best way talaga para sa akin is yung panatilihin mo yung faith mo kay God. Kasi alam mo yun, sa mga ganitong panahon, ako personally, yun talaga yung kinakabitan ko. Kung hindi mabigay ng panahon na to yung uncertainty sa atin, kay God ko kinukuha yung certainty na kahit ganito kahirap ngayon, magkakaroon pa rin tayo ng magandang bukas after nito. Ayan. Okay, nagre-react si Vincent. Sabi niya, nakakapagod talaga. Una yung mga naiisip mo, ikalawa yung pag-overthink mo, and ikatlo yung pag-iisip mo na overthinking ka na. Oo nga, no? Diba? Ang hirap din yun kasi parang kalaban mo yung sarili mo. Feeling mo nag-overthink ka, tapos feeling mo mali. Pero at the same time, gusto mo rin namang ipilit na valid yung nararamdaman mo. And valid naman talaga lahat ng nararamdaman natin. May mga pagkakataon lang na feeling mo hindi valid kasi iba, kasi feeling nila madali. Pero hindi dahil madali sa iba, madali na rin sa'yo. So may kanya-kanya talaga tayo dito sa buhay. And kanya-kanya natin haharapin yung mga trials natin. Ganyan. Ayun. Pero nakakapagod siguro kung maging scriptwriter ng... Okay, grabe ka naman. At least siya immortal, di ba? Hindi yung mga feelings ng iba dyan. Charot. Okay. Yung next nating nag-comment. Yan. Sabi ni Alexandra Martinez, paikot-ikot ako sa happy place namin. Stranded. Alam mo yung balik ka lang ng balik sa time na dumating siya for the first time. Ayaw ka nang magmahal nun, pero ewan ko ba. Eh ayun, di mo lang nagka-label. Grabe naman yung ano. Nakakalungkot naman yung ganito, no? Stuck siya dun sa thought ng pagdating ng tao sa buhay niya. Dun pa sa time na ayaw niya na sana ng relationship, ganyan. Kasi siguro, sobrang na siyang nasaktan in the past. And gusto niya siguro, siguro hindi naman permanently na hindi na magkaroon ng love life. Pero baka nagkataon lang na nung time na yun, gusto niya munang huminga at magpahinga from a relationship. Pero ayun, nagkaroon na naman ng may dumating na tao tapos hindi sila nagkaroon ng label. Pero ang masasabi ko lang din sa'yo, Alexandra, alam mo kasi may mga time talaga na ganyan, you know, na pinagdadaanan yan. And hindi lang ikaw yung nagko-comment dito sa page ko niyan na parang merong sila pero walang sila. Yung bang wala kang karapatan, ganyan, kasi wala kayong label. Pero ayun nga, ang masasabi ko lang lagi, i-watch natin yung mga red flag. And yun nga eh, sabi ko dun sa mga ka-traffic natin, kung feeling mo, maraming red flags dun sa taong dumating, kasi una pa lang mararamdaman mo na yan eh. Ako kasi naniniwala ko na, kunwari, gusto ko ng tao, di ba? Hindi siya magpapahiwatig lang sa iyo eh. Gagawa siya ng way para ma-secure niya yung lugar mo, yung lugar niya sa buhay mo. Kasi ganun tayong mga tao, di ba? We fight for what we want. Pinaglalaban natin yung mga lugar na gusto nating paruonan. So kung hindi siya magse-secure ng place niya sa buhay mo, aware naman siya siguro na pwedeng may pumuno nung lugar na yon. Pero kung hindi pa rin niya kukunin yung chance, siguro hindi lang ganun katindi yung love or may nangingibabaw na fear or what. Pero that doesn't justify yung pagpapaasa mo sa tao or kumbaga yung ikikip mo siya na hangin. Diba? Maling-mali pa din yun. So kung hindi ka ready pumasok sa isang relationship, huwag kang magparamdam sa tao na may patutunguhan kayo, diba? Kasi may feelings din yung taong yan. Kung ikaw may feelings ka, may feelings din siya. And hindi pwedeng ganun na yung sarili mo lang yung iisipin mo. Sabi ni Vincent, sa sobrang gaganda ng story dito, pwede na tayong yung mga Saturday na anthology drama. Bala ko nga dati magganyan, kaso hindi ako nakakapag-vlog masyado. Kasi nga, ewan ko, hanggang ngayon talaga, hindi pa rin ako ganun ka-comfortable na nire-record yung sarili. Kaya tsaka ng mga vlog ko. Pero nagpapatulong naman tayo sa mga kaibigan natin. And meron akong next na vlog na i-release na sikat ulit yung nag-VO. Si Kat, yung kasama ko dito nung nakaraan. So, hintayin nyo din kasi next time sasamahan ulit ako ni Kat and ni Greg para naman hindi ako mag-isa dito sa live stream. Anyway, meron pang mga nag-comment. Yan. After nito, babasahin ko naman yung sa members ng Lila Blanca. Ayun. So, ayun, August 21, guys, ha. Magsama-sama tayong manood ng event nila. Walang pasok yan, Sabado at gabi pa yan.
Diba? Habang nagpapahinga tayo sa mga bahay natin, magsipaghugot tayo. Ayan, sabi ni Ronald Ray Tabayay Velasquez, sa pagsusulat ng mga gusto kong mangyari pagkatapos ng COVID, though positive thoughts naman, pero nakaka-anxious kasi na di ko alam kung hanggang kailan. Gusto kong magpunta ng Baguio, hiking, travel, mga ganun. Parang related sa dun sa ano, siguro ngayon talagang pandemic, talagang pare-pareho tayo ng ano eh, ng lugar kung saan tayo stranded. Kumbaga parang iba-iba lang ng mukha. Pareho-pareho tayong, alam nyo yun, trap tayo dito sa situation na to. Meron tayong mga gustong gawin, though magkakaiba yung mga gusto natin gawin, pero alam mo yun, kahit yung mga taong bahay na tinatawag natin, yung mga hindi mahilig maglalabas, nafe-feel na nila yung parabang nakakulong ka ngayon kahit malalaya naman tayong mga tao. Pero yun nga, yung pinakamahalaga kasi sa panahon na to, yung safety natin and yung family natin. So kung hindi pa talaga pwede itong mga travel goals na to, na ito pa rin ngayon, kung hindi pa pwede tayong rumampa ng rumampa, makipag-bonding sa mga tao, isipin na lang natin na yung long term yung isipin natin. Isipin na lang natin na someday, parang pasasalamatan natin yung mga sarili natin na nag-obey tayo sa rules kasi nalampasan natin itong part na to ng buhay natin, di ba? Ayan, sabi ni Vincent. Uy, thank you sa pagko-comment, Vincent, ha. Ever since talaga, sobrang suki ng livestream. Sabi niya, stranded since 2011. Ako talaga unang na-pandemic eh, bago pa ma-invento ni Digong yung salitang virus. Bakit ka naman stranded since 2011? Ito ba yung kinikwento mo before na parang nurse ba yun? Or iba na naman, iba pa to? Comment mo nga yung hanash mo dyan. Yan. Ito naman galing to sa isa sa mga ano top fans natin. Wow, may top fans. Yan, sige. Iko-comment ko. Sabi ni Vincent, iba yan. Iba ba yan? Sino ba yan? Ayan, sabi ni Lloyd Datu. Yan. Paikot-ikot daw siya ngayon sa kawalan, sa bahagi kung saan walang laman ang lahat. So parang related talaga yung mga nagko-comment, no? Pero parang feeling ko si Lloyd, hindi ko lang ma-remember ng maayos. Pero parang nare-recall ko before na nag-comment siya sa isa sa mga traffic nights. Tapos parang shinare niya nga na medyo mahirap yung pinagdadaanan niya ngayon. And ayun nga. So kung ganito pa rin yung situation niya until now, kung ano man yung pinagdadaanan niya, sana palampasan niya na yan. And syempre nga, ayun mga ka-traffic. Meron tayong mga pwedeng lapitan kung talagang nai-stress na tayo or alam mo yun, kung feeling natin depressed tayo, meron tayong mga pwedeng i-call na hotline, ganyan. Siguro next time din i-list down ko yung mga helpline na pwedeng tumulong sa inyo. Kasi yung depression, hindi naman yan basta joke, diba? Kailangan, bukod sa kailangan mo ng support ng family, ng friends, ganyan, kailangan mo rin talaga ng professional help. Kasi hindi mga expert yung mga taong nakapaligid sa'yo. Well, kaya nilang ibigay yung love and yung care. Yung help ng isang expert, hindi nila mabibigay yun. So, mahalaga din na may kontakin tayo. And alam nyo yun, hindi naman problema magkaroon ka ng mental health problem or depression. Kasi lahat ng tao na dumadaan naman talaga sa point ng buhay nila na nahihirapan sila on something, meron silang parang hindi malampasan. Pero hindi nababawasan yung pagiging ikaw mo dahil nakaranas ka ng mga ganitong moment, ganyan. So, humingi lang kayo ng help. And may mga taong tutulong sa inyo, hindi naman kayo nag-iisa sa laban na yan. And syempre, kay God din, magdasal tayo palagi na tulungan tayong maging strong, ganyan, and maging enlightened sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Ano daw, pati daw yung wallet ni Vincent. Paulit-ulit na walang laman. Ano yun? Ayan, magandang araw daw, sabi ni Franz. So Franz, kumusta? Saan ka naman paikot-ikot ngayon? Parang palahugot ka rin lately sa mga vlog ko eh. Ayan. I-share mo na yan, pwede pang mag-share. Ay, speaking of, ikaw pala yung next na nag-comment. Nakakaloko, ang galing ng timing ni Franz. Sige, ilalagay ko yung comment mo. Ayan. Sabi ni Franz, online class daw siya paikot-ikot. So kung sukuna daw siya, pero hindi niya gagawin yun kasi meron nga siyang scholarship na iniingatan. Yan. And nagigain din daw siya ng knowledge.
kahit na at the same time nai-stress din siya and minsan ina-atake ng anxiety. So, ayan, saludo tayo sa mga estudyante natin kasi grabe naman talaga yung challenge ngayong pandemic, di ba? Kung kami ngang mga nag-work from home, nahihirapan kami kahit na sanay naman kami na lagi kaming nasa laptop, nakaharap kahit naman sa office, ganun, di ba? Pero hindi nagiging ganun kadali para dito sa mga estudyante na sanay sa face-to-face communication na, kumbaga sanay sila na nakikipag-interact dun sa nagtuturo sa kanila, dun sa mga kaklase nila. And siguro kaya nahihirapan din sila ngayon kasi nga yung contact na in person, yung mga memories na nagagawa sa school, hindi nila magawa ngayon. Eh, di ba, parang dun tayo humihinga, di ba, pag ang hirap na sa school, yung mga classmate natin, mga schoolmate natin, yung mga activities sa school, parang dun tayo kumakapit, di ba, para malampasan yung mga hell week. Pero, ayun, saludo tayo dun sa mga estudyante natin and ipush nyo lang yan. Someday, aanihin nyo yung magagandang bagay na galing dyan sa paghihirap ninyo. Okay, may follow-up si Franz. Paikot-ikot pa rin po kung laban o baho pa sa amin. Oo nga, no? Gusto mo bang i-share yung kwento mo? Parang kailan lang kasi nagpabati ka pa ng happy anniversary. Anniversary ba yun o monthsary? Baka naman kaya pang i-save yan, diba? Eto. Sige, ilagay natin lahat ng mga ano. Sabi ni Vincent, siguro kaya kayo nahihirapan kasi minsan na lang kayo nakakaalpas sa realidad na nais nating alpasan. Wow, ang lalim pero ang ganda nung sinabi mo. Dahil sa pandemya, para daw tayong pinagkaitan ngayon. Kasi yun nga, eh, no? Lahat tayo, di ba? Every once in a while, may kanya-kanya tayong paraan ng pag-unwind. Sa, katulad nga ng event ng Lila Blanca, di ba? Parang yung message na gusto nilang iparating, mag-unwind ka muna dito sa pandemic na to. Pakinggan mo yung bago naming single, yung bago naming yung bagong band na ipakikilala namin and malay natin, 'di ba? Matulungan ka namin kasi naniniwala din ako na yung music magandang therapy yan. Ako, pag nai-stress ako, nakikinig ako ng music tapos meron ako mga playlist sa Spotify na talagang alam mo 'yun, yung inspirational para pag napakinggan ko magiging okay ako. Siguro kailangan lang nating masanay muna sa ganitong setup kasi mukhang hindi pa mag-i-end yung pandemic anytime soon. Baka kailangan nating gumawa ng ways para makapag-unwind, 'di ba? So, kung may iba kayong pagkakaabalahan sa bahay, ayan 'di ba, dumami ng mga plantita natin. Ako, dumami na ang mga aquarium ko dito. Grabe, sobrang ako nag-alaga ng mga isda ngayong pandemic. Kasi nga, di ba, limited yung ano. Ako kasi before, lagi ako nag-me time. Though wala naman ako masyadong time kapag normal lahat. Kasi may mga event, may mga need na i-cover, ganyan. May mga need na isulat, ganyan. Aside pa dun sa work ko talaga na Monday to Friday. Pero, ayun, before kasi lagi ako talaga nag-me time. Like, nag-milk lang ako mag-isa sa cafe or ano, kumakain ng mga gusto kong food, ganyan. Nag-dinner mag-isa. Nag-movie din ako mag-isa. Pero ngayon parang nabawasan talaga. So, ngayon ako, ang ginagawa ko ngayon, ayun, dinagdagan ko kayo activities ko kagaya nitong live stream na to. And tinatry ko rin makapagsulat ng mas marami ngayong pandemic. Kasi may time kasi na kapag talagang busy ako, hindi na ako nakakapag-post ng vlog. Merong time before na like 15 to 20 days, walang laman yung page ko. Hindi ko nga alam kung ba't may followers pa to. Pero ayun, siguro kailangan lang talaga natin hanapan ng way para matulungan natin yung mga sarili natin. Ayan. Ayan. Sabi naman ni Pida, paikot-ikot daw siya sa ganitong routine, kape, duty, uwi, di ba? Pero alam niyo yun, nakakatulong sa iba yung coffee, di ba? Parang comfort nila yun. Though hindi ako umiinom ng coffee, matcha naman yung sa akin. Pero pag umiinom ako ng milk tea talagang parang na-energize ako eh. Hindi ko alam kung matakaw lang ba talaga ako or dahil sweet yun, di ba? Pero i-comfort nyo yung sarili nyo every once in a while. Ayun. Ayan, sabi ni Franz, katulad po ng inom with friends or simply yung chikahan after lunch. Ayun nga, eh, yun yung nakakamiss eh. And yun yung naiisip ko talagang mahirap ngayon sa mga student. Kasi ako, nung nag-aaral ako, talagang na-enjoy ko yung mga ganyang bagay. Though hindi ako umiinom kasi, pero na-enjoy ko talaga. Ayan, nag-react ang mga coffee drinker natin. Yan, si Franz and si Mike. Yan, si Mike ng Lila Blanca na certified ka-traffic natin for years.
coffee drinker din daw siya. Ako kasi matcha talaga. Ewan ko, napapaitan kasi ako sa coffee. Parang bata lang yun. Tapos ayoko din ng milk. Matcha lang talaga. Sapat na. Tropahin ko daw si... Oo nga, no? Uy, pero idol natin yan, no? Wait lang. Ah, ito. Wait, mahaba to. Sabi ni Riley Elise, ewan ko ba, naging cycle na lang buhay ko. Kain, tulog, trabaho, iyak, isip, gising. Halos magdamag na gising. Ah, gising daw sa sakit. Gigising ulit sa sakit. Hirap pala sayangin yung taong once in a lifetime lang dadating. Uy, ang hirap naman yatang matrap din talaga sa ganyan, no? Yung paikot-ikot ka dun sa tagpo ng buhay mo na nare-realize mo na yung tamang tao pinakawalan mo for wrong reasons. Hay. So, sana maiwasan natin yan, no? I-value natin yung tao habang nandiyan pa siya sa atin. Ayan. Oh, isa rin member ng Lila Blanca, yan. Si Rico Nicolas Ramos. Yan. Isa rin siya sa mga, sa band member ng Lila Blanca. Tapos, gusto rin daw niya ng coffee. Hindi rin siya mabubuhay kapag walang kape. Hi, Rico. Sana nakapagkape ka na ngayong hapon. Kape is oxygen. Sana sponsoran tayo ng ano, no, charot. Oh, hindi ka, hindi naman ako uminom ng kape. Hindi ako magbe-benefit. Diba? Pero malay nyo someday, magka-freebies tayo ng kape. May hilig pala kayong lahat sa kape. Hi sa mga tropang zombie dyan, artista na ako. Tropang zombie yung tawag mo sa friends mo. Ang kulit naman. Ayan. Tapos, may nag-comment pa yata. Ah, wala. Sige, so basahin naman natin yung mga sagot ng member ng Lila Blanca for this thread topic. Sige, wait. Yan. Ipipaste ko na. Pwede namang manager ka namin. Manager ng ano? Band din ba yung tropang zombie? Ano ba yun? Ayan, unahin natin yung comment ni Mike. Yan, sabi niya, dun sa una nating thread topic, ano, para lamang akong isang bubuyog na nabighani sa isang bulaklak. O, ang lalim naman ito, Mike. Kaya ito, tambay ito sa minsan okay lang matraffic, mahugot din tong taong to. Eh. Ayan, sabi niya, bulaklak na tangi, ang halimuyak, bulaklak na tangi ay halimuyak ng kanyang matatamis na salita at walang kasing lambing na tinig. Ayan, awit at musika. Uy, naalala ko nag-comment ka nung nakaraan na, pero hindi mo natuloy itag. Yung traffic night, nako Mike ha, itag mo na yan dito habang ikaw ang bida dito sa live stream, kayo yung bida ngayon. Sige, ito, meron pa tayo. Ah, iba yung naklik ko. San ka nagre-react, Franz? Yan. Sabi ni Mike, wag daw. Sige na nga, pag nagkaroon ka na ng lakas ng loob, tsaka mo na lang siyang, ano, mentionin dito. May nag-chat nga din sa akin kanina na gustong-gusto daw niyang i-mention yung tao kasi yung mga nasusulat ko daw lately, parang lahat daw, nakaka-relate daw sila dun sa lahat-lahat ng pinupost ko, ganyan. Pero sabi niya, wag na lang daw. Tapos yung next na chat niya sa akin, blinak na daw niya yung tao. Gawin naman kayo, pag di kayo makaamin, ibablock niyo. Charot. Ayan, yung next natin, galing naman kay Rico, no? Yung nag-comment kanina na isa rin sa mga coffee addict natin. Yan, sabi niya, paikot-ikot ako dahil naliligaw ako. Mahina lang talaga ako sa waves. Nakakatawa na yung sagot nito. Paikot-ikot ako, ayokong huminto hanggat di ko nakikita yung dulo. Pero ewan ko, may dulo ba pag nagpaikot-ikot ka? Or ikaw yung maglalagay ng dulo para makausad ka na, diba? Something to think about din, no? Kasi pag paikot-ikot, parang circle eh. Parang hindi ka aalis dun sa lugar, dun ka lang paulit-ulit yung may experience mo, ganyan. Pero siguro pag nilagyan natin ng end yung paikot-ikot na yon at mag-unwind na tayo. Wow, unwind, di ba? Nagagamit ko yung event name nyo. Yun, and maglalakbay na tayo palayo dun sa lugar na yon. Siguro dun natin matatagpuan yung paglaya. No? Sabi ni Mike, certified torpe lang daw talaga siya. Okay lang yan, mali mo, maipon din yung lakas ng loob mo. Ayan. Okay, meron pa tayong isang band member ng Lila Blanca dito, yan, si Carlo Banico. Merienda tayo habang paikot-ikot.
ang kutsara sa mainit na kape. Grabe, lahat kayo mahiling mag-kape. Now, okay ako. Sarap. Yan. Ito, nagre-react naman si Vincent dun sa kanina kong kunento. Mas mainam na i-block na lang para kung wala naman ding pag-asa. Ako, nireport ko pa, profile. Uy, grabe naman. Pag natutorpe kayo, nire-report niyo yung profile. Nakakaloka tong mga to. Okay. Eh, ayan. Sakto kay Carlo yung next natin na babasahin. Segway. O, diba? Nasi-segway ko kahit sa mga sagot-sagot. Kaya talaga dumami yung followers ko sa minsan okay lang matrapik kasi kung san-san ko dati nire-relate, ultimo sa Pokemon Go, you know? Sabi ko nakakuha ko ng magandang Pokemon before kasi nasa gitna ako ng traffic. O, diba? Tapos itatag ko na lang yung page ko na minsan okay lang matrapik. Instant na instant yan. Ayan, sabi naman ni Carlo. Ayan. Paikot-ikot dahil gaya ng tambol, may pagbagal at pagbilis ang indayog ng at himig ng musika. Parang pag nandyan na yung crush mo, biglang bumibilis yung tibok ng puso mo. Syempre may maingi sa labas namin, pero ayun, nice one Carlo. Ang galing naman ng ang gagaling ng Lila Blanca humugot, no, at magpatawa. Pero drummer ka ba, Carlo? Oo nga, drum si Carlo. Nakakalimutan ko pa rin kasi yung mga name nila. Pero ayun, ang galing na hugutan niya, diba, yung instrument na hawak niya. Yan, sabi ni John Garcia. Parang ito si John yung nag-comment kanina na walang audio, no? Talagang wala akong audio kanina, guys. Sorry, ah. Pero salamat dun sa mga maaagan nandito na kaagad. Anyway, yan, sabi niya, it's a matter of choice. Kailan, yan, kung hanggang kailan mo gusto magpaikot-ikot sa sitwasyon na meron ka. Oo naman, para sa akin talaga, choice pa rin natin yun kung magpapaikot-ikot tayo or mag-a-unwind. O, di ba, napasok ko na naman yung ganap ng Lila Blanca. Charot. Anyway, ayun. Natutuwa kasi talaga ako sa Lila Blanca. Tapos may pa-billboard pa sila. Di ba? Nadadamay na tayo sa mga billboard. Baka someday ako naman, model lang matcha. Charot. Pero totoo yun, di ba? Kasi meron talaga tayong choice eh. Kung gugustuhin natin, makakaalis talaga tayo dun sa situation na kinabibilangan natin. Or baka may magawa tayong maganda mula dun sa situation na yan. Magandang example ngayong lockdown, di ba? Ang dami nating nababasang inspiring stories na may nakapagsimula ng business ngayong lockdown, merong nakapagsimula muli sa buhay nila, ganyan. So, hindi talaga yung situation yung magde-determine ng future mo kung hindi ikaw yung mismo nandun sa sitwasyon na yun. Sabi ni, syempre maingay yung mga bata sa labas. Sorry, charap. Sabi ni Franz, tugdug feels. Ah, nagre-react ka dun sa drums, no? Teenager si Carlo Banco. Ah, teenager talaga. Charap. Teenager ka pa lang ba? Niloloko kayo ni Vincent, oh. Hi daw sa Nida Blanca group. Uy, grabe, ah. Sumalangit na ma, Vincent. Charap. Anong kinoment ni John? Siguro sticker to. Pag sticker sa jeep, hindi siya nakikita dito sa StreamYard. Eh. Sabi ni Mike, mga malalaki na pang pangangailangan namin, kaya solid sa mga hugot. Send Gcash. Panoorin niyo na yung event nila, malaki na daw yung pangangailangan nila, guys. Grabe, suportahan niyo naman tong Lila Blanca. Oh, teenager daw si Carlo. Sana all. Ayan, dito na tayo sa thread topic number 2. Unahin ko muna yung nasa dito okay lang matrapik. Kasi alam niyo guys, pag nasa dito okay lang matrapik kayo, grabe, ang sarap talaga makipagsigahan doon. Tapos, popre na mute yung group eh, no? Hindi, ang sarap talaga kasi yung mga iba nating ka-traffic, mga nagbablog na rin sila. Tapos nakikita ko talaga yung development ng mga sinusulat nila. Sobrang nakakatuwa kasi before nakikita ko yung mga simple palang ginagawa nila and then sa iba nahuhook na talaga ako kakabasa. So yun, dito sila nag-share ng mga pyesa nila. And kung gusto nyong masuportahan din yung mga page ng mga ka-traffic natin, nandito din yun kasi pinopromote din nila dito, nagbabahagi din sila ng mga akda nila mula dun sa mga page nila. So ayun, madali lang naman i-type dito, okay lang matraffic. I-type nyo na yan, guys. Okay, sabi ni Suzette, wait. Ito, ipopost ko muna pala. Ano daw? Sabi ni John Garcia. Sorry daw, it's just a smiling face with sparkles. Hugot daw?
Humugot ka daw dyan. Ayan. Sabi ni Suzette, kamakailan lang daw. Ay, teka, joke lang. Hindi ko pa pala binabasa yung thread topic natin. Yung second thread topic natin. Fill in the... Asan na ba yun? Ay, joke, mali ako lang nakapi. Pero sige, dito na nga tayo sa number 3. Sabi ko, kailan ka huling beses na nagpaikot-ikot at paano mo nagawang huminto? Ayun, sabi niya, kamakailan lang, tumigil na ako nang ma-realize ko yung worth ko at ng at ang friendship namin. Ah, si Suzette, parang ito yung nagre-react sa post ko kahapon about friend zone. Kung hindi ako nagkakamali ah, kasi minsan naalala ko yung mga pangalan nila. Pero ayun nga, minsan kasi yung friendship, hindi talaga yan ma-push into love, eh, no? Hindi ma-push into a romantic relationship. Pero nasa sa inyo kasi yan, eh, no? Hindi naman porket inayawan ka nung friend mo, mag-friendship over na kayo, di ba? Pwede naman maging friends pa rin kayo kung okay lang yung pag-uusap ninyo. Kasi sayang din naman yung friendship, di ba? Ano sabi ni Franz? Ayan, yung vlog ko, tenga na naman, summer class, kahit tag-ulan. Super demanding daw yung summer class. Oo nga, nagbo-vlog ka pala nung nakaraan, Franz, no? Parang, ano yun, coffee-related din yung title ng vlog mo, di ba? Sana makapagsulat ka, baka dyan mo malabas yung mga hinuhugot mo mula nung nakaraang araw. Diba? Kaso ang hirap din isabay sa studies yan. Nakaalala ko, nung nagpupuyat ako para magsulat, pag marami akong project, tapos namimiss ko magsulat. Nakagawa pa ako ng nobela noon eh, pero halos hindi na ako natutulog bago pumasok ng school. Ayan, mabuhay ang magigiting naman nung ulat daw, sabi ni Mike. Si Mike din eh, magaling din magsulat to eh. Ano to, parang ang haba, pero sige, ipopost natin to. Siyempre, lahat naman to binabasa ko pag live stream. Ayan. O, yung mga nandito, mag-react-react lang kayo, go lang. Pwedeng mag-react dun sa mga pina-flash ko. O, ang haba nito, di ba, natakpan ako sana all. Charot. Ayan. Sabi ni Jeric Luis Trono, ano tong tanong ko nga ulit? Nalilito ako, mali kasi filinash ko eh. Yan, yung kailan ka huling beses nagpaikot-ikot. Sabi niya, noong mga panahon na nararamdaman kong naging commercial na lamang ako sa ginagawa nilang teleserye. Eh, grabe naman tong si Jerry. If na if naman ito yung comment, nakakaloka. Tsara. Ayan. Sabi niya, marahil batid ko naman na hindi ako ang una. Pumasok lamang ako sa eksena noong mga panahon nag-iisa siya. Hindi naman sa pinaikot, pero may parting pinaasa. Magkagayon man, nagawa kong huminto nang ako na ang gumawa ng sarili kong teleserye. Na kaya ko nang maging bida kahit wala siya. Na kaya ko nang bumangon ulit mula sa mga pangyayari niya. Diba natuwa yung bata sa labas? Ang ganda yung sinabi niya, no? Kung hindi ka pwedeng maging bida dun sa teleserye ng iba, edi maging bida ka sa sarili mong teleserye. Diba? Baka ganun lang talaga dapat. Kung hindi pa yan yung love story mo, edi okay lang, mag-supporting role ka muna, tapos saka mo na lang i-enjoy pag ikaw na yung bida at nasa yun yung spotlight. So yan, thank you kay Jeric, no? Ang gagaling gumawa ng mga ganito ng mga ka-traffic natin, kaya tuwang-tuwa ako. Ayan, sabi ni John Garcia, si Rico daw yung pinakamalupit na gitarista. Wow, shout out naman dyan. Ano ba yung mga maipapay ni Rico sa mga ka-traffic natin ng mga gitarista, di ba? Baka meron kang secret dyan na pwedeng i-share. Si Mike Sindaling ng balon. Oo nga. Napansin ko rin yan eh, dun sa ilang years na ka-traffic natin po si Mike. Sobrang deep ng mga thoughts niya. Bagay na bagay talaga dito sa ano. Kaya sa group, pwedeng humugot yan eh, yung mga pinopost niya. Sabi ni Franz, ayan, Jerry, ang sakit naman daw nung commercial lang. Oo nga, eh, before kasi yung mga usually nababasa ko or yung nagagawa ko, kontrabida, no? Pero siya commercial lang. Hindi man lang nasama dun sa mismong show. Ang sakit kaya nun. Ayan, ang cute daw ni Carlo magtambol. Ah, si Al. Meron ba ditong comment siya? Si Alan. Anyway. Sensya na guys, may mga batang naglalaro sa labas. Pero ang sarap maging bata, no? Aminin nyo yan. Sige, meron pa tayo ditong mga comment dun sa question na yun.
Merienda daw ulit. May pakape ka ba dyan, Vincent? Ayan, okay. Sabi ni Marichi Velez, ano po, Ayuman? Ayuman siguro yung basa sa surname mo, sorry. Ayan, sabi niya, it's been 4 years ago. Nagpaikot-ikot ako in one place, so literal siyang nagpaikot-ikot ha. Trying to find my ex-boyfriend, celebrating his birthday sa bago niyang girl. Uy, grabe naman po. Uy, aloka ka naman ate girl. Ayan, hinanap ko siya sa kasulok-sulukan ng lugar na yun. And I stopped because I felt pity on myself. Actually, alam mo, ano, nalungkot ako nung nabasa ko. Halata ba? Pero ayun, sobrang brave niya na na-share niya tong story niya. Tapos kahapon, nireplyan ko tong comment niya. Sabi ko, sana nasa better place na siya ngayon. And sabi niya, thank God naman kasi after that, naging okay naman yung buhay niya. And alam mo, may mga time lang talaga siguro na baka nasusunga tayo dun sa mga maling tao, di ba? Na iniisip pa rin natin yung mga ex natin or what, ganyan-ganyan. Marami tayong ka-traffic na ganito eh. Nakatulad niya yung kwento na stuck pa rin sila dun sa lugar. Kumbaga, paikot-ikot sila dun sa lugar na yun. Hindi man literal, pero dun sa memories kasama yung tao. Pero, ayun, nakakausa din sila. Tapos with or without naman someone new. Nakakapagpatuloy sila sa buhay, di ba? Yun naman yung mahalaga. Kahit gaano ka katagal magpaikot-ikot, ang mahalaga, mag-unwind ka, di ba? Napasok ko na naman. Pero seryoso yung sinabi ko. Tama naman yun. Di ba? Meron talagang future para dun sa mga tao na pinipiling magpatuloy, di ba? Sabi ko, minsan okay lang matraffic. Pero, wag naman to the point na hindi ka nauusad ulit, di ba? Pag nag-go na yung traffic light, gumaw ka na din. Huwag ka na magpapaiwan. Ayan. Sabi ni Vincent, maniniwala na ako sa forever kapag ano, maniniwala na ako sa forever kapag dito ako nakita for more. Oh, may paglalapag ng email address, nakakaloka. Uy, pero mayroong mga naging magjowa kaya dito sa page ko. Meron nga akong binati nung minsan ng anniversary, bigla na lang nag-post dun sa group na nag-anniversary na pala sila. Pero may wala kita ko sa comment section na ganyan na parang before nagko-comment lang sila sa post ko tapos nakaka-relate sila sa isa't isa ganyan. Tapos bigla na lang may mga, ano, may mga nabubuo ng kwento, diba? Na sila na yung bida. Ayan, hindi nyo kailangan maging commercial. I-follow nyo lang talaga ako, guys. May forever dito. Nako, Vincent, ikaw dahil suki ka parating na yan. Charot. Sabi ni John Garcia, paikot-ikot lang ang routine ng mga bata. Wake up, play, eat, sleep, then repeat. Oo nga, diba? Pero nakakatawa talaga maging bata. Ako, may mga time na, 'di ba, sa buhay natin, may mga time na babalik-balikan natin yung pagkabata natin kasi nare-realize natin na yun pala yung mga time na hindi na natin maibabalik pa. Tapos, 'di ba, yung mga ganyan 'yan. Pag ako yung nag-ingay diyan, syempre nakakahiya na. Pero pag bata, 'di ba, ang laya-laya, nakakatuwa. Tsaka may mga time din na ano eh, pag nag-recall mo yung mga memory mo nung bata ka, parang mapapangiti ka na lang kahit gano'n ka-stress kasi ewan ko, nakakatawa pati yung mga pagkakamali mo. Ayan, sabi ni Suzette. Ayan, Suzette, sana nandito ka nung binasa ko yung ano mo kanina, comment mo. May binasa kong comment mo kanina about dun sa friend mo. Ayan, sabi niya, ngayon paikot-ikot lang ako sa loob ng bahay. Pinapractice ko na yung sarili ko kasi MECQ na naman. Oo nga, no? Uy, guys, maghandaan natin yan. Diyos ko, alam niyo na yung drill dyan, di ba? Bili-bili din ng mga favorite niyong food kasi sa bahay na naman tayo. Yan. So sabi ni John Garcia, happiness is a choice. If you're still unhappy with the situation you are in, however complicated it may be, go ahead. But if you're no longer happy, bitaw na, you deserve more. Totoo yan, 'di ba? Dapat na ako ito lagi yung sinasabi ko. Dapat tingnan mo yung love ni God, dapat nagre-reflect siya dun sa love ng tao. So kung nakikita mo na hindi from heaven tong taong to, wow, sobrang banal, pero diba pag nakikita mo na hindi ito yung definition ng love na alam mo, diba? Wag mong ipilit yung sarili mo kasi para sa akin mas mabuti nang wala kang kasama ngayon, wala kang karelasyon kaysa naman nasa maling tao ka at nasa maling sitwasyon ka. Kasi yung mga tamang tao, kailangan ka nilang matagpuan nang nag-iisa, diba? Paano naman kung nandun ka sa maling tao, diba? E di hindi kayo pwede kasi parang wrong timing na yung tamang tao. Kaya wag kayong magsasaga sa mga maling tao.
Tsaka hindi rin naman kasi masaya pag nasa maling tao ka, di ba? Nakaka-stress kayo. Ayan. Sabi ni Franz, still stuck kung happy nga ba talaga or in need lang ng love and affection. Pero minsan totoo to, Franz, eh, no? Yung akala mo kailangan mo ng ibang tao na magpapasaya sa'yo, di ba? May mga time na ganyan, parang hinahanap mo sa iba. Pero sa totoo lang, nasa sa'yo pa rin talaga yan, eh. Di ba? Mawala man or magstay yung tao. Kung mahal mo yung sarili mo, may matitira at may matitira sa'yo. Kaya lagi kong pinopromote dito yung self-love, eh. Kasi hindi pwedeng ibigay mo lahat doon sa tao. Do walang mali na magmahal ng enough. Pero dapat meron ka rin enough amount of love na ititira para sa sarili mo. Ayan, naabutan naman daw ni Suzette yung pagbasa ng comment niya. Ang galing. Si Franz nga kanina, timing na timing siya pala yung next na babasahin ko. Okay, meron pa tayo dito mga ano. Ba't ganito yung name? Parang baligtad. Pero sige. Mahirap din basahin pa baligtad. Charot. Yeah. Medyo ang labo na talaga ng mata ko yun. Kung nagbabasa ako dito, lagi na lang. Ang hirap ng malabo yung mata. Ayan, sabi nga ni Mike, kapit lang daw, matatapos din lahat ng pagsubok na to. Oo guys, ang mahalaga talaga ngayon yung safety nyo and ng family ninyo, di ba? Kung sa tingin ng mga expert, hindi tayo dapat lumabas. Huwag na tayo magpilit guys. Mahalaga safe tayo at safe tayo makakalampas dito sa stage na to. Ang haba ng comment, ayan, sarap. Sabi ni, anong pangalan niya? Sige, basahin ko na lang ng nangirap. Baligtad rin talaga. Si Alem Rock Solyakhan. Ano ba yun? Nagpaikot-ikot ako nung nasaktan ako. Being hurt for something I don't really deserve. And worse, yung pinakamamahal mo pang na tao ang nag-cause nito. Nagpaikot-ikot ako finding out how to pacify the pain. I did crazy things, then I realized na sobra na. Siya pa din naman, so what's the point? I stopped and continued to love her despite all the pain she have caused me. We both get hurt, but we've learned. O diba? Sabi niya nga, diba, bakit daw gagawa pa siya ng mga, yun nga, yung crazy things na tinatawag niya. Though hindi niya din in-elaborate kung ano tong mga bagay na to. Pero, ayun nga, na-realize niya na yung taong pa rin naman yun yung mahal niya. So, why not nasamahan niya na lang, diba, dun hanggang makalampas sila. Pero, paya ko lang din, no, kasi hindi naman lahat ng story nag-e-end na ganito, okay na, after nilang magkasakitan, natuto lang sila, and then sila pa rin. May mga relationship kasi na hindi dito papunta. So, yung iba, nagiging prone sila sa abuse kasi nga, iniisip nila, kapag mahal mo, mag-i-stay ka dun sa tao, diba? So, hindi naman dapat ganun lagi. Parang, ako, hindi lang sa love, sa life in general, sinasabi ko lagi to na, alam mo, kapag it's time to go na. So, kung feeling mo, dead end na yan, na wala ka na talagang ibang dadaanan, and kailangan mo na lang bumalik sa pinanggalingan mo kasi nga alam mo yon wala ka namang mapupuntahan kasi dead end na nga eh. Pag ganun na alam mo na talaga na kailangan mo nang umalis sa situation na yon and kailangan mo nang humanap ng ibang daan kung saan baka mahanap mo na yung paglaya or yung tahanan na habang buhay mo ang ginugusto. 'Di ba ang ingay ng mga bata pero masaya naman. Yun yung mga ano yung sound trip ko ngayong quarantine bukod sa mga patugtugan ko yan yung mga baguettes charot. Ayan, yun nga. Sabi nga ni John Garcia, choice talaga yan, di ba? Kung masaya ka pa naman, work it out as long as happy ka pa. Pero yun nga, kung hindi na, edi umalis ka na. Kasi di ba, ano, wala na rin kasing point kung nagkakasakitan kayo pa ulit-ulit tapos hindi naman kayo natututo. Kasi pareho naman kayong, or siguro yung isa ayaw nang lumaban, ikaw gusto mo pa. Hindi naman din kasi pwede yun. Kailangan, ano yan eh, two-way lagi yung relationship na yan. Dapat pareho kayo laging lumalaban. Ayan, sabi ni Suzette, magpaikot-ikot man ay magtatagpo pa rin tayo, di ba? Para sa akin, ito para sa mga tamang tao to eh, no? Kahit na saan tayo mapunta, sa ang lupalop ng mundo tayo makarating, di ba? Kung yung tamang tao dadating na sa atin, dadating at dadating sila, di ba, kahit nasaan tayo. Ito, ayan. Galing naman to dun sa ano. Wait, sorry. Ano to? Hindi ko pa to nababasa kahapon, pero
taste lang ako ng taste. Taste lang ako ng dalawa para mabilis. Charot. React-react na lang. Okay. Sabi ni James Ragmat Divina, one day exam, hindi ako nakapag-review. Parang ayoko na pinupuntahan nito, James, ha? Charot. So, naglibot ako sa room and nakita ko si best friend na tap na napahinto ako. Sabi ko, beke na. Kaloka, binati mo ng happy friendship day. Uy, pero mali ang mangopya. Naku, may mga estudyante tayo dito. Alisin ko na nga. Finished lang. Ayan, sabi ni Riley Elise, kaso di naman ako huminto, paikot-ikot pa din, nagsisisi. Ah, sagot niya dun sa ano, kasi sabi natin kailan ka huling nagpaikot-ikot, no? Pero sabi niya, hindi naman daw siya huminto, paikot-ikot pa rin daw siya, nagsisisi, kasi sinayang daw talaga niya yung tao. Parang nag-comment na rin siya kanina, no? Siya yung kinomenta natin na parang napalampas niya nga yung taong nagmamahal sa kanya. Parang nagko-comment sa live stream, eh. Ayun, pero yung masasabi ko nga lang, sabi ko sa kanya before na ewan ko siya yung sinabihan ko, pero parang siya kasi yun. Sabi ko, pag kung may chance pa talaga, di ba, na mabawi mo pa yung tao and parang magkaroon pa kayo ng future, ganyan, gawin niyo pa ng paraan. Pero kung hindi, maging lesson na lang sana para someday, hindi na maulit yun, yung ganun na parang papalampasin mo yung taong nandyan para sa'yo. Kasi parang naging selfish ka or akala mo hindi siya mawawala sa'yo. So, iwasan na lang yun, diba? Matuto tayo from our mistakes. Ay, joke, pero wait lang ah. May iko-comment ako sa live stream kasi ang haba nung mismong comment. Napuputol. Wait. Hindi ko kasi ito mababasa kapag ganito. Wait lang. Hindi kasi naka-on sa akin yung live stream. Ang haba nung comment. Ayan. Parang nag-share siya eh. Sige, tingnan natin kung ano yung makikita sa screen. Medyo mahaba talaga. Ayan. Okay. Hindi na ako kita, di ba? Sabi ni Grace Jane Laurio. Ayan. Alam ko namang 7 months was a short time para sa tinatawag na love. Pero yung binigay ng pagbibigay ng tiwala. Asan na ba ako? Wait. Ayan, yung pagbibigay ng tiwala at pagmamahal is a good promise para mapatunayang kulang na mahal ko siya. Kahit di ko alam kung ano yung magiging balik sa akin. Lahat ng pangako pinaniwalaan ko, lahat ng matamis na salita galing sa kanya pinanghawakan ko. Yun lang kasi yung pinaninindigan ko, yung bawat pangako na binanggit sa akin. Tawa ng tawa yung mabata sa loob. Cute, no? Ayan. Yung mga pangakong pinaniwalaan ko hanggang sa nadala yung puso ko, paulit-ulit akong umintindi ng mga salitang alam kong pawang hindi naman makatotohanan kahit alam kong ako lang ang nasa loob ng 7 buwan. Napagtanto ko na lang na mali yun. Anong tok? Sige, ituloy ko na lang. Hindi ko mabasa. Ayan. I was so hurt noong nalaman ko na may iba pa. Yung nakitang may nakakuha ng atensyon niya na dapat ako yun. Punong-puno ng kasinungalingang lahat. Tinapos ko lahat kahit alam kong masasaktan ako ng sobra. Kahit alam kong hindi ko kakayanin ang lahat. Sinikap kong magpakatatag. Sinikap kong ipakitang okay lang sa akin lahat. Kahit alam kong nadala lang at nasama sa isang bubong buwan. Sorry, nagdadami yung tayo po. Yan. Napaikot ako sa mga salitang nasaktan ako ng sobra. Yun. So basically, yung kwento ni Jane, parang nagpaikot-ikot siya dun sa tao na yun for 7 months na naniwala siya dun sa mga promise ng tao na baka ito na nga yung forever, ganyan. Pero hindi naman naging happy ever after yung inaakala niya nga na forever. So, ayun, kahit daw masakit para sa kanya kasi may ibang tao nang involved, may ibang tao nang pinili yung tao, pinakawalan na lang niya, diba? So, saludo naman ako sa mga ganitong ka-traffic natin kasi syempre sobrang hirap yun, diba? Pagka sobrang attached ka na dun sa tao tapos all of a sudden may malalaman ka and then parang feeling mo kailangan mo nang i-let go. Parang ito yung sinasabi ko kanina na dead end. Kapag alam mong dead end na, huwag mo nang ipipilit, huwag mo nang banggain yung pader, diba?
umalis ka na, tapos umanap ka ng ibang ruta kasi baka doon mo na mahanap yung para sa'yo. Kasi pag dead end, wala, technically talaga hindi mo yan madadaanan, diba? So, ganun din naman sa buhay, kahit hindi lang naman sa love, diba? Kapag dead end na, huwag mo nang ipipilit. So, kahit gaano kahirap, mahalaga, unti-unti nakakausad ka kasi may patutunguhan na yung mga luha mo. Compared dun sa umiiyak ka lang habang nakatingin dun sa dead end na hindi ka naman pumupunta, you're not going anywhere, diba, kumbaga. So, ayun, sana kung kaya nating makapagsimulang umusad dun sa mga ka-traffic natin na paikot-ikot dyan sa mga maling tao, sana ma-stop natin yon. Mag-unwind kayo, guys, diba? Sabi nga nung event ng Lila Blanc. Ang galing ko magpasok, no? Kunin nyo ako lagi, charot. Ayan, sabi ni Clarissa Miranda, paikot-ikot ako pero maghihintay ako kung magtagpo ulit tayo. Uy, anong hugot mo, Clarissa? Kasi naaalala ko yung mga hugot mo nung nakaraang traffic night eh. Traffic nights. Gusto mo bang mag-share about sa paikot-ikot camera route? Ayan, sabi ni Franz, love has no duration. Kahit 7 months lang yan, it's still love kung naramdaman mo ito. Totoo yan, di ba? Ilang beses na natin napag-usapan sa live stream na yan na yung love, hindi, wala yan sa haba or ikli ng panahon na kasama mo yung tao. Nandun yan sa nararamdaman yung dalawa. Sa nararamdaman mo sa kanya, ganun. Ayan, di ba sabi niya? Even love has its own laws and regulations to avoid you to be hurt much than what is intended. Oo nga eh, di ba? Pag sa love kasi hindi mo na mapapangako, hindi ka masasakon, di ba? May right amount of pain talaga na mararanasan. Pero kung worth it naman yung tao and kasama mo naman siya sa bawat laban, di ba? Go lang naman. Meron pa tayo ditong mga... Ubusin muna natin yung mga comment bago natin i-push yung Salila Blanca. Ayan, sabi ni Alexandra Martinez, paikot-ikot pa rin kasi hinihintay ko pa rin mag-label kami kahit na-ghost na ako. Uy, wag naman, girl, na-ghost ka na nga, naghihintay ka pa ng label. Yun na nga, yun na yung ano, yun na yun eh, di ba? Parang, sabi ko nga lagi sa mga live stream, iregalo mo na sa sarili mo yung closure, di ba? Hindi porket hindi binigay ng tao yung closure, yan, ginost ka, bigla na lang nawala. Pwede na siyang bumalik sa buhay mo, di ba? Yung pang-ghost nila sa inyo, hindi yung license na or ID pass na pag pinakita niya lang pwede na siyang bumalik sa buhay niyo. Hindi yun ganun, diba? Dapat ano, kung iniwanan na kayo ng walang pasabit, tapusin niyo na yung chapter, diba? Kayo na yung gagawa nun para sa mga sarili ninyo. Sabi ko nga lagi noon, yung closure, deserve mo yan, diba? Bakit mo ipagkakait sa sarili mo yung gift na yan, tapos hihintayin mo dun sa tao na hindi ka nga napanindigan, diba? So, anong i-expect mo sa kanya, diba? Pain lang naman yung binigay niya sa'yo. Para mo i-expect sa kanya yung ganyang kagandang regalo. Kasi para sa akin, magandang regalo yung closure eh. Kasi ito yung tumatapos dun sa chapter, tapos nag-aalaw sa'yo na magsimula ng panibago, di ba? Ganun naman sa book eh. Hindi ka makakapagpatuloy ng isang chapter kung hangin yung kabila, di ba? Kaya kailangan mong tapusin yun. So kung wala na yung tao para samahan kang i-end yun, i-end mo na yun all by yourself, di ba? Ayan, sabi nga ni Franz, let yourself be free. Marami pang iba. Totoo yan. Hindi mo lang makikita yan pagka sobrang gusto mo yung tao and trapped ka dun sa situation na yun. Pero totoo yan na marami pang iba. May iba pang pag-ibigan yan. Ano to? Ang label mo kami. Ang tagal na ng Killer Bride. Parang, kailan ba to? Parang 3 years ago na ba to? Natawa naman ako. Dapat po ba sa sarili ko to sinasabi? Nako, friends, ikaw lang yung nakakaalam ng situation mo. Feeling mo ba kailangan mo na talagang umusad dyan? Baka naman kasi misunderstanding lang yan na pwede pang magawa ng paraan. Since, diba, 3 years yata kayo? Tama ba yung kwento mo before 3 years? Baka naman isa lang to sa mga problema ang kailangan ninyong pagdaanan, diba? Though, hindi ko rin naman pinipilit yung mga ka-traffic natin, no? Ever since naman, hindi ko naman sino pinipilit na mag-stay dahil lang matagal na sila ng karelasyon niya, ganyan. Hindi naman ganun. Pero, i-assess mo pa rin kung feeling mo dapat na bang i-let go yung tao na to or kumakapit ka na lang ba kasi matagal na siya sa yung matagal mo siyang kasama, like 3 years yata kayo or 2 years ba yun. Pero, kung feeling mo hindi ito yung tamang tao, okay lang naman i-end, diba? Basta maayos mong i-end.
Alam ko may PM ka sa page ko eh. Hindi ko nababasa kasi bigla ka nag-live. Ngayon ko lang nakita. Anyway, sige. Mahaba-haba din tong isa nating ano. Sabi ni Zari Isla Caniega, paikot-ikot na tinatanong ang sarili, saan ba nagkamali? May kulang ba? Nasaktan ba kita nang hindi ko alam? Ang sabi di daw magbabago ang isip, hihintayin at hihintayin daw ako hanggang sa pwede na. Mahal, mahal daw? Hindi mo naman sinabi na ang sakit mo palang magmahal. Uy, grabe naman itong ate nyo. Feel na feel. Uy, ang sakit naman ng mga comment-comment ng mga ka-traffic natin. Ayan, iniwan mo lang ako sa ere na nagtatanong sa sarili na kahit ba explanation hindi mo kayang ibigay. Unti-unti kong napagtatagpi-tagpi na hinihintay mo lang pala ako hanggat pwede na akong iwan. Ewan ko, may challenge talaga dito sa paghihintay, no? Hindi ko alam kung bata ba to si Zari or siguro bawal pa siyang magkaroon ng someone or hindi pa siya ready magkaroon ng someone kaya nagpapahintay siya. Pero may mga time kasi talaga na yung mga tao na sasabihin lang nila maghihintay sila pero hindi naman sila makakapaghintay. Pero nandun din kasi yung challenge, di ba? Kung nahintay ka ng taong to, ibig sabihin talagang gusto ka niya. Pero kung hindi ka niya nahintay, kailangan mong tanggapin na hindi pa talaga siya yun, di ba? Pero yun nga, kung hindi ka pa rin naman ready and hindi mo pa naman binibigay dito sa taong to yung oo mo, kumbaga, kung hindi mo pa yun nabibigay, huwag din natin masyadong i-expect na makakapaghintay sila kasi yung pagpapahintay sa tao, challenge yan. So, hindi lahat ng taong nag-take ng challenge, nagtatagumpay sa challenge, di ba? So, siguro, kung hindi tayo ready magmahal, ganyan, tapos may dumating na tao, yung reality lang, dapat huwag mawala sa atin yung thought na may chance na hindi makapaghintay yung taong to hanggang pwede na tayo, di ba? Para hindi tayo gaanong mahirapan. Pero ayun, hangad ko rin na mahanap mo na yung tao na kapag healed ka na, mahanap mo rin yung tao na magbibigay sa'yo ng happiness na deserve mo, di ba? Sabi ni Franz, mga ghoster, dapat banned na sa kanila ang word na hintay, mapanakit. Nag-ghost ka na ba, Franz? Kung hindi mo maaantay, sabihin mo agad, wag paasa. Oo nga naman, di ba? Pag ayaw nyo palang maghintay, edi wag. Huwag kayong maghintay, pero huwag yung sabihin na hihintayin nyo, di ba? Tapos all this time, naghihintay lang pala kayo nang may dumating din. Mali naman yun. Wait, nandito na tayo sa iba. Oh, ayun na pala yun. Wait, namali pala yung view. Nawawala kasi yung ibang comment pag most relevant. Ayan. Sabi ni Ruwari Lili Retail. Ay, pangalan ata ng online store to. Sorry, pero ayan. Sabi niya, 5 years nang paikot-ikot. Sana madali lang ang paghinto dahil pagod na rin naman ako. Uy, baka naman may gustong sabihin ang mga member ng Lila Blanca dito sa mga ka-traffic natin, no? Kasi yung sunod na question dito, na comment, ito, yung kay Alex Kidd. Sabi niya, hindi ko alam paano hihinto. Baka meron kayong tips, di ba? Paano ba huminto mula sa pagpapaikot-ikot? Yan. I-comment na lang dito. Di ba? Sabi ni Suzette, ayan, hindi pa uso yung ghosting, pero nakapag-ghost na pala ako. Recently ko lang na-realize. Ay, gusto mo i-share yan? Ako kasi feeling ko nagbago ka na. Kasi yan na nagpa-comment sa akin, di ba? Parang based on yung mga comment nyo. Parang medyo nakikilala ko na rin yung personality nyo. So, nung na-realize mo na ng ghost ka pala, ano yung parang pinagsisihan mo? Ayan. Sabi ni Franz, huwag na lang ulitin. Yung alin? Ano yun? Nalost ako bigla. Alin yung hindi uulitin? Baka may nasabi lang ako. Ayun. So, yung mga... Go lang, ikwento mo yan dito sa Zip. So, yung mga, ayan, sige, hintayin natin, baka may comment yung Lila Blanca dun sa ano ba yung mga pwede nilang gawin, no, ng mga ka-traffic natin na hindi nila alam kung paano hihinto sa pagpapaikot-ikot. Pero yun nga, yung kanina kong sinabi, di ba, personally, nasa sa'yo pa rin talaga yung choice.
Kasi pag paikot-ikot ka, you're not going anywhere. Tapos parang ikaw yung naglagay ng limit sa happiness mo kasi paikot-ikot ka lang, ganyan ka lang ng ganyan, diba? So kung feeling mo, hindi mo naman deserve yun, diba? Na wala ka naman dapat, kasi ganito yan ha, pag nagpaikot-ikot ka dun sa isang tao, for instance, yung taong to magpapatuloy sa buhay nila, no? Hindi kayo hihintayin ng mundo, yung mundo magpapaikot-ikot din yan, lilipas ang panahon, maiiwanan ka, diba? So kailangan tulungan mo yung taong, tulungan mo yung sarili mo na makaalis dun sa cycle na yon, na makalabas ka dun sa kung saan ka man natatrap ngayon. Tapos makapagsimula ka ulit ng biyahe mo. Kasi yung pagpapaikot-ikot, katulad lang ngayon ng pagka-traffic eh, no? Pagka dumating na, pag nag-green na yung light, mag-go ka na, diba? Wala nang ibang way kung hindi magpatuloy. Kasi, diba, yung pagkantala ng biyahe, hindi forever yan, diba? Kaya nga sabi ko, minsan okay lang matraffic. Kasi, pag wala kang choice, diba, kung di kailangan mo munang damhin yung situation, kasi siguro may kailangan kang matutunan dito, may kailangan kang pagdaanan muna bago ka maging better person, okay lang yan, diba? Kung naka-red yung light. Pero kung green na yung light, kailangan mo na talagang gumawa. Kasi, hindi kayo hintayin nga ng mundo, yun nga sabi ko sa inyo. Kung nagpapaikot-ikot ka sa isang tagpo, yung mundo magpapaikot-ikot din yan at lilipas yung oras. Tapos may iiwanan ka lang. Mahaba eh. Mahaba pa ata buhok ni Rap. Okay lang, baka may time naman tayo. Pero ito sabi ni Suzette, no? You just have to realize your self-worth. Yun nga, babalik at babalik tayo sa self-love yan. Sabi din ni Vincent, you're worthy. So, kung feeling nyo, nasa maling sitwasyon na kayo for like, wala naman din yan sa bilis or bagal ng panahon na inalat ninyo, no, sa haba or sa ikli. Pero kung feeling nyo, parang sobra na kayo naghintay tapos wala na talaga. Mayos na kayo dyan sa lugar na yan. Deserve nyo yan, guys. Eh. Wait lang. Nalito kasi ako dito sa pagbakasyon ng sunod. Ay, okay na. Next, last, basahin muna natin yung sa Lila Blanca, no, sa thread topic number 2. Yan, done na pala yung number 2. O, diba, ang saya ng mga bagets. Ayan. Ayan, sabi ni Mike, no? Sa ngayon, nagpapaikot-ikot ako sa ideya at tanong kung kailan nga... Ay, joke! Mali ako na napin! Kaloka! Sa number 3 pala yung kanina kong tanong. Nakakatawa naman, ano ba? Ayan. Pero sige, babasahin ko na nga ito. Spoiler, andito na eh. Ayan, sabi niya. Sa ngayon, nagpapaikot-ikot ako sa ideya at tanong kung kailan nga ba magigising ang karamihan sa tunay na mensaheng dala ng puso na dapat ito ay hindi nababalot ng takot kung hindi ng katotohanan, na ito ay dapat ipinagdiriwang ng may saya, pasasalamat at muling pagmulat sa mga munting pangarap na ating na isasangtabi o nahihimbing. Ang ganda na sinabi ni Mike, no? Kasi ako before, mula 2011, yan college pa lang ako niyan, nag-start na akong gumawa ng mga vlog. Tapos ako, hindi may time talaga na parang sabi ko, parang di yata para sa akin tong dream na to. Kasi nga, ilang beses na ako gumawa ng page, no? Sa iba't ibang account, di ba? Meron ako sa Facebook, meron ako sa Twitter, yung mga ganun. Yan, Tumblr, umuuso pa yung Tumblr nun, no? Blogspot, yan, Wattpad. Pero walang nagbabasa nung mga time na yun. Tapos sobrang tagal din, di ba? 2011, tapos nung 2016, sabi ko, isang try pa. Kasi yung dream talaga na maging writer, ano, dream ko na talaga siya, bata pa lang ako. Like, elementary ako nung nag-start akong mangarap maging writer. Eh. Parang, grade 1 pa lang ako nun, nung nag-dream ako nung maging writer. Tapos, ano nun, usually kapag nauubos na yung mga librong babasahin ko, gumagawa ko ng sarili kong book, tapos babasahin ko yung sarili kong book. As in, dinidream ko talaga yan na someday, magkaroon ako ng sarili kong libro. Pero ayun nga, syempre kasi pag yung dream talaga, ilang years mong dala, kahit na magpahinga ka, kahit na sukuan mo yan, ewan ko, para siyang magnet eh. Babalik at babalik ka talaga sa kanya, or baka gravity yung tamang term, no? Babalik at babalik ka talaga kahit gaano ka nakalayo. Kasi ito yung gusto mo talagang gawin eh, no? So,
ayun, nung 2016, ginawa ko ulit yung, gumawa ulit ako ng vlog, which is ito, minsan okay lang ma-traffic. And for some reason, hindi ko sure kung paano nangyari yun, pero may mga nag-viral akong gawa. Kaya ayun, nagkaroon ako ng followers agad noon, parang 10K. So doon ako na-inspire, sabi ko, siguro hindi naman ni Lord ilalagay yung dream sa heart mo kung hindi yun para sa'yo, diba? Kasi kung yung dream na yun, nandyan pa rin kahit ang dami mo nang ginawa. Kasi ako, for instance, for years talaga na-enjoy ko maging journalist eh. Until now, nagsulat ako ng balita. Pero yung dream ko na magkaroon ng libro, magsulat ng mga fiction, ganyan, ng mga tula, ng mga verse, hindi siya nawala talaga sa akin. Like, lagi ko siyang dala. So parang before, akala ko, ano na siya, parang, kumbaga, magiging frustrated author ako na. Pero hindi ko nga inaasahan na nagsunod-sunod hanggang nagkaroon pa ka ng 2 books. So, ayun, natuwa lang ako dun sa sinabi ni Mike kasi dapat talaga sinaselebrate natin yun nga, sabi niya, yung laman ng puso natin, di ba? I-honor natin yan, i-cherish natin yan, kahit gaano kahirap, di ba? I-push natin kasi totoo, natutupad yung mga pangarap eh. Kailangan mo lang talaga magpatuloy kasi may mga daan papunta sa pangarap na hindi ganun kadali. Sabi ni Suzette, ang sarap pakinggan ng tao ng mga bata. Totoo yan, naging music ko yan ngayong quarantine. Nakakatawa, no? Tsaka, ano ang babagets pa nila before nung hindi pa pandemic? Tapos ngayon, nagsasalita na sila, nagchichikano sila, ganyan. May nag-online class na. Nakakatawa lang din, no? Makikita mo talaga na kahit pa paano, no? Kahit ang hirap nun para sa bata na wala kang childhood, nandiyan ka lang sa, ano, dito lang sila sa loob ng gate. Pero nakakaraos pa din. Ewan ko, parang yung mga bata talaga lagi sila nakakahanap ng joy, no? Kung saan man, kung nasaan man sila. Ang bilis-bilis sila makahanap ng source of joy. O kaya, kung ilalagay mo sila sa mga sa isang playground, ang dali-dali para sa kanila na mag-connect with others, no? Unlike ngayong malaki na tayo, syempre, ina-assess pa rin natin kung makakasundo ba natin yung tao, pinifeel muna natin kung yung mga dapat natin sabihin, di ba? Iniisip muna natin. Pero yung mga bata, parang instantly nakakapag-connect sa isa't isa, no? So, sobrang nakakatawa talaga. Sabi ni Vincent, ang pangarap mo, ikaw yun. Huminto ka man sa pagiging ikaw, wala kang babalikan kung hindi ka. Uy, ang ganda nito, Vincent, ha? Gusto ko to. Yan. I-post mo kaya to sa group. Ang ganda. Maraming may inspire dito sa sinabi mong to. Okay, sino ba yung next nating band member dyan na nag-ano? Parang puro number 2 yung nakuha ko. Joke, ito pala. Sorry talaga. Sige, mamaya ko nababasahin yung kay Mike bilang kanya yung nabasa ko kanina. Ito, kay Rico naman to. Ah, yung si Alan ba? Yung minimension nyo kanina, siya yung Land Trinidad. Wala yata siyang answer, no? Pero hi pa rin. Meron naman talagang mga taong hindi, kumbaga hindi sila mahilig mag-express into words, pero iba yung form of expression nila. So siguro yung music yung kay Alan, no? Ayan. Ito naman galing kay Rico, no? Ayan, sabi niya, kailan ako nagsimulang magpaikot-ikot ako? Mula nung nabuksan yung isang serbesa, huminto na ako, nahilo na ako. Nakakatawa naman to. Akala ko kanina serious kasi nagtanong ko siya kung kailan siya nagsimula magpaikot-ikot. Ayun, pero ayun na. May kanya-kanya talaga tayong ano yun. Nakakatawa lang yung iba isipin, pero may kanya-kanyang bagay na pinapaikot. Ganito lang yan, no? Either ikaw yung magpapaikot or ikaw yung mapapaikot, di ba? So pwede mong paikutin yung bote kasi ikaw yung napaikot ng bote. Ang corny ko mag-joke, no? Kaya hindi ako pwedeng mag-joke-joke, no? Kaya sinasaktan ko na lang yung mga followers ko, yan. Sinasaktan ko na lang kayo kasi hindi ako pwedeng mag-joke, eh. Baka iwan nyo akong lahat. Charot! Ito naman kay Carlo. Sige. Parang may shinare siya. Ayan, sabi niya, for me, it was about 10 or 12 years ago. Back then, I had no family, no parents, I had nobody. I have a job pero madaming extracurricular din na nasasayang yan pera. And then one day I woke up realizing that I've been doing
the same whole routine for years. And it's really kind of made me a bit off the beat or a bit angry, knowing na wala akong naging investment with money, with the money I had back then. Then I prayed suddenly it all came to place for me. And I have another job. Ano? Job, not much. Pero, okay, ang ganda ng sinabi niya, no? Makikita mo dito kung paano siya, ano eh. Yung sinabi niya na I prayed and suddenly it all came to place. Kasi may mga time talaga na parang, ano, ito nga yung mga traffic kung, teka, joke lang, hindi naman pala ako kita. Okay, yun, nais ko na, nausi ako. Ito yung mga traffic kung hinaharap natin sa buhay natin, no? Yun nga, sabi ko nga sa mga traffic natin, hindi naman literal na traffic yung tinutukoy ko. Ito, kagaya ng sinabi ni Carlo, yan, yung wala siyang family, yung parang hindi siya nakakapag-invest, ganyan, parang ang dami niyang nasasayang na pera, ganun. Pero, iba talaga yung power ng prayer, no? Nababago talaga tayo nito, and nababago nito yung situation natin. Tapos, alam niyo yung ano, may time na pag nag-pray ka lang, tapos, bigla ka may marirealize, tapos alam mo talaga na galing yun kay Lord. Nandun kasi yung comfort and security na pag nakinig ka dun sa voice na yun, diba? Somewhere in your heart, sumasagot siya eh. So, marirealize mo na bakit nga ba ganito yung situation ko ngayon, diba? Or ano yung magagawa ko mula sa current situation ko. So, siguro ito yung maganda rin na, na payo sa mga ka-traffic natin na nagpapaikot-ikot ngayon, no? Na kung hirap na hirap ka na tapos hindi mo alam kung paano ka makakaalis dun sa lugar na yun, subukan mong tumawag sa kanya, no? Kasi ako talaga parang si Lord yung best friend ko. Lagi talaga ako nagpipray. Like, ano, konting bagay lang ipipray ko, happiness man yan, sadness man yan, ikikwento ko sa kanya. And iba talaga yung comfort, knowing na someone greater is up there na in control sa buhay natin, no? So, siguro, ayun nga, magandang payo sa mga nagpapaikot-ikot. And then, syempre, bukod din dun sa enlightenment from God, gagawa ka rin. So, actions din, kagaya nga nito ni Carlo, di ba? Ngayon, member pa siya ng isang band, di ba? So, lahat tayo, kung saan man tayo nagmula, meron tayong patutunguhan, no? Kailangan lang natin subukan na umalis nga dun sa stage kung saan tayo nagpapaikot-ikot at humanap ng daan para makapagsimula ng panibagong paglalakbay. Sabi ni Suzette, paikuti na daw ang bote at mag-truth or dare. Uy, ang high school naman ito. Tapos bote ng soft drinks, no, galing canteen. Charot. Sabi ni Vincent, pag joke ako na bahala, sabihin niyo kung single litro or kasalo. Coke yan eh, nakakainis naman to eh. Charot. Ayan, sabi ni Franz, true, ganyan po pagkuha ng... Ganyan po yung nakuha kong college course now. Ano nga ulit yung course mo, Franz? Ikaw ba yung physics major? Ikaw ba yun? Parang, grabe na, ang dami ko nang alam sa inyo. Ayan, pray kayo, pikit kayo matagal. Huwag mulat nyo, parang ang liwanag ng mundo. Totoo to, kasi, or alam nyo yun, pagka nagdadasal kayo, tapos may feeling ka lang bigla na parang okay na yung problem mo, though hindi pa agad-agad na magre-reflect, ganyan, hindi agad-agad magre-reflect yun. Pero, parang andun yung assurance eh, bigla mo na lang nararamdaman yun after you pray eh. So mahalaga talaga din na tumatawag tayo kay Lord sa gitna ng mga gantong panahon, lalo ngayong pandemic, di ba? Sabi nga natin, paikot-ikot tayo sa isang routine, sa pare-parehong sitwasyon, pabalik-balik din tayo sa ECQ, di ba? ECQ, GCQ, kung ano mang Q, pabalik-balik tayo, paikot-ikot tayo ngayon. Pero pag alam natin kung sino yung nagpapagalaw ng lahat, kung sino yung nag-guide sa atin all the way out, talagang... magiging maayos pa rin, 'di ba? Tapos ngayon, syempre blessing talaga yung ano, yung ma-realize mo lang na ano, okay kayo na buhay kayo, na kakain kayo ng maayos, ligtas kayo, safe kayo, healthy kayo. 'Yun yung mahalaga ngayong mga panahong 'to. Ayan, sabi ni Suzette, may kanya-kanya talaga tayong face. Oo, totoo 'yun. So hindi mo kailangan magmadali, 'di ba? Kung baby steps pa lang 'yan sa pag-usad, okay lang 'yan, no? Walang pabilisan, hindi naman race to, diba? Anto, paunahan mag-move on. Hindi naman ganun, diba? So, basta nagsimula ka na, andyan na sa'yo yung willingness na mag-move on yan. Go lang, diba? Ah, si Franz pala, BS Agri. Sino ba yung physics major dito? Akala ko ikaw. Anyway, ayun. Ito, basahin ko na yung kay Mike kasi ito talaga yung ano, na-advance ko lang yung sagot niya sa thread number 2.
last na natin for number 3. Ay, ang haba. Okay. Yan, ito ay noong mga una o sa kasagsagan ng pandemya, yan, sabi ni Mike. Dito ay medyo may katagalan sa pagkakaidlip. Nagising o nahinto ako gaya ng karamihan. Tapos, nang mahimasmasan at mapaalalahanan na bakit nga ba sinimulan ang lahat, dito ko naalala ang mga pangarap at obligasyon ko na hindi lamang para sa sarili, kung hindi para din sa pamilya, kaibigan at lahat. Kailangan natin maitawid ang mga sinusulat na mga awitin at kanta para sa muling pagbuhay ng pag-ibig, pag-asa at paglaya. Bangon na ulit. Ito, naalala ko lang kay Mike, no? Lagi siyang pag nagko-comment, lagi niyang minimension yung word na pag-ibig, no? So, hindi naman ito laging romantic, no? Pwedeng pag-ibig sa buhay, pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa iba, ganyan. Pero, pwedeng pag-ibig sa pangarap, katulad niya nitong sinabi niya, parang bumalik siya kung saan, kung bakit nga ba siya nagsimula dito. Sa panahon to kasi, di ba, ngayong pandemic, kung sa akin, mas marami ako napoproduce ngayon kasi marami akong time. Meron kasing mga manunulat na parang nagiging struggle tong pandemic na nahihirapan sila kasi hindi nila sure kung saan sila kukuha ng inspirasyon kasi sila mismo hindi inspired, 'di ba? Parang ang hirap noon. So, ayun lang, siguro pagka nahihirapan kayong sumulat ganyan, siguro kagaya nga ng live kong sinasabi before, okay lang naman huminga at magpahinga, 'di ba? Hindi naman dahil writer ka, lagi ka nang or songwriter ka ganyan, lagi ka na lang may isusulat, lagi ka na lang may iko-compose na kanta. Okay lang naman kung wala kang ma-produce, kung meron kang block ngayon, okay lang yun. Pwede kang magpahinga at huminga. Minsan kasi, alam mo yun, sa pagpapahinga, dun kami mga nare-realize, dun kami nakikita ang mga bagay na hindi mo nakikita habang nakasubsob ka sa papel at nagsusulat. So, okay lang naman yun. Basta, lagi lang tayong babalik dun sa reason natin kung bakit nga ba tayo naging passionate dito sa mga bagay na to. And then, yung mga pinagdaanan natin, di ba? Yung haba ng nilakbay natin. Tapos, isipin natin kung ngayon pa ba tayo susuko, di ba? E nandito na tayo. Ayan, pag-ibig para sa bayan. Yun nga, ang dami talagang pwedeng ano ng pag-ibig. Kaya nakakatuwa yung ganyan nito ni Mike, yung about pag-ibig. Lagi siyang may pag-ibig sa dulo ng mga kahit na ordinaryong post ko lang dito sa page. Pag nagre-react siya ganyan, nagko-comment siya, lagi niyang nilalagay sa dulo yun. Kahit kung tungkol saan man yung tinutukoy niya, lagi talaga niyang sinisingit yung word na pag-ibig. And ngayon ko lang na-realize, ang ganda talaga niya. Sabi ni Suzette, kaya di ako makatulog kagabi, ang dami kong realization. Ano ba yung mga, ano yung pinaka gusto mong realization mo? Baka gusto mong i-share yun sa amin. Diba? Pag-ibig contribution kaya. Ay, naku, ayaw ka na lang mag-talk. Charot. De, joke lang. Joke-joke kasi ng joke si Vincent eh. Hindi ako magaling mag-joke eh, pero ayan. Sige na nga, Vincent. Wait, teka lang guys, water break muna ako. Nauuhaw na ako eh. Tapos pagbalik ko, wala na palang sound, no? Naririnig nyo pa ba ako, guys? Baka pagbalik ko, wala na palang sound. Uminom lang ng tubig, nagkaroon na ng problem. Ayun nga, sabi ni friends, na pag-ibig we all need. Oo, diba? Pero sa pag-ibig na yan, nagko-contribute ka rin, katulad din sa totoong, katulad din sa love, diba? Kailangan ng contribution mo para may makuha ka, diba? Charot. Ayan.
Minsan kailangan mo talagang mauhaw para ma-realize mo kung nasaan ang tubig. Nakakaloka. Ang galing naman ni Vincent. Nagawa niya pa ng hugot yung pag-inom ko ng tubig. Ayan, para sa mga kapwa writer daw na nahihinto. Ang galing naman ni Vincent. Post mo yan sa group, Vince. Ay, sorry. Ayan, last thread topic na tayo, no, guys. Ang tagal na naman natin. Charot. Hi, Miss Tel. OMG. Pati yung boss ko nandito. Hello po. Thank you sa pagdaan. Nahihiya tuloy ako bigla. Nako. Ayan. Salamat daw. Ayan, Vincent. Salamat daw dun sa comment mo na-inspire daw si Franz. Okay, last thread topic na tayo, guys. So, yung last topic natin yan, paikot-ikot ako dahil blank. Unahin ko muna ngayon yung ano natin. Yung nasa group natin. Ayan. Uy, kain ka na naman ng kain. Sabi ni Suzette yan, pag-ibig is a give and take relationship. Kung hindi ka magbabayad ng contribution, hindi ka pwedeng mag-house loan. Oo nga, di ba? Natawa ko doon, nakakaloka kayo. Ang dami niyong hugot dun sa pag-ibig na yan. Nag-contribute ba talaga kayo? Charot. Ay, saludo rin naman ako sa Lila Blanca, syempre, di ba? Ang galing-galing niyo din. Ayan, sabi ni Atalea Crizel Villegas, dahil pinaikot-ikot daw siya, kaya siya paikot-ikot ngayon. Ako, pag yung mga ganyan, hindi nyo mga deserve yan. Huwag na kayong mag-push dyan. Ayan, andito din si Thea. Hi, Thea. Ayan, she's working with Lila Blanca. So, ayan, magagaling yung mga partners and organizers ng Lila Blanca. So, talaga guys, huwag nyo mamimiss tong event nila this August 21, diba? Bukod sa may ilo-launch sila na bagong single, meron pa silang ipapakilala ang bagong banda. So, diba, sulit na sulit ang panonood. Tapos Sabado yan, guys, no. Syempre, pag Sabado, wala tayong masyadong ginagawa, 'di ba? Kaya i-push niyo na yan, alas 7 pa yan ng gabi, o 'di ba? Tapos na yung mga ganap niyo pag Saturday niya, nakahiga na lang kayo, nakikinig kayo ng magandang music. Eto. Ayan, sabi naman ni Aaron Parafina, paikot-ikot ako dahil hindi ko makita yung hinahanap ko. Ang alam ko, dito ko lang nila pag... Eh, grabe, senior moments, no? Pareho tayo, nako, Aaron. Ganyan din ako. May mga bagay-bagay akong hindi ko nakikita, tapos sa sobrang tagal, nakikita ko na lang pag iba na yung hinahanap ko. Ang hirap talaga maging thunders. Diyos ko, no, ulyanin ka na nga, lagi pang masakit likod mo. Pag tumatanda talaga, guys, ganyan, sarap. Uy, Suzette, ang dami mong comment dito, ah. May comment ka dito, oh, diba? Nakita ko sa group. Sabi mo, dahil nahihirapan akong limutin ang nakaraan. Ano bang part ng nakaraan, Suzette, yung hindi mo makalimutan? And ano ba yung reason kung bakit parang nahihirapan ka? Nag-hold back ka pa ba? Or sadyang masyado lang kayong maraming memories together, ganyan? Sige, i-share mo yan dito, girl, habang nandito ka. Alam kong nandito ka lang. Oh, ayan na nga, shout out na ni Mike yung mga ano namin. And nandito din naman sa caption ng ano ko, nandito din naman sa caption ng live stream ko yung mga partner ng Lila Blanca sa event nila. Ayan. So kung gusto niyo i-check to, nandito yung mga creative partner nila, nandito din yung mga food partner, and then yung mga merchandise partners nila na ayan, pwede kayong mag-order ng mga shirts, ganun. Ayan, i-push na lang 'yan. Meron ding mga media partners like yung Village People nga, yung gumawa ng feature nung nakaraan na nakasama ako, and then yung Mulat Media, ganyan. Yan. Syempre, shoutout din sa Armanda Entertainment, yun. Makikita nyo rin itong mga ito dun sa billboard ng Lila Blanca. So, talagang nag-prepare sila for this one, kaya naman hindi talaga nila kay bibigoin, di ba? And sabi nga ng Lila Blanca, hugot na sila kasi kailangan na daw talaga nila. Kaya pumunta, itangkiligin nyo na yung event nila, di ba? Send help, guys. Charot. Ano na naman to, Vince? Pag ako nakarinig ng thunder, so parang kumukulog at kumikidad. Nako, wala ka bang friends na badet? Ayan.
yung mga kapanalig nating Becky dyan, dun ko sa kanila nakuha to. Madami akong mga tao pang Becky. Sabi ni Suzette, iwas ako ng iwas, siya naman ang lapit ng lapit, kaya kagabi binako na siya sa FB. Ito na naman tayo, yung mga, naalala ko lang kanina, na pagchichikahan namin yung mga, hindi nila maamina, hindi sila makapag-confess ng feelings, tapos binablock na lang daw nila. Tapos meron pa daw nagre-report, nire-report pa raw nila yung mismong profile. Grabe naman kayo guys. Huwag kayong ganyan ah, pag kayo hindi ano, ibablock niyo yung tao. Gcash. Ilungan nyo na talaga tong ano, Lila Blanca, kailangan na nila yung suporta ninyo. Naguhugot na sila dito, charot. Baklang bakla ako no, guys. Ay, wala na pala. Puro emoji na lang. Ay, joke, meron pa pala dito sa isa. Ayan. Sabi ni Franz, ayan, Suzette, congrats daw sa pag-block. Huwag na daw i-unblock ulit. Ikaw ba, Franz, kaya mong i-block? Charot. Dapat sa start yan, Suzette. Nagre-react sila sa ano mo. Ayan, sabi ni Suzette, 9 pesos na lang daw laman ang Gcash niya. Uy, joke-joke lang naman ang Lila Blanca kayong Gcash. Ini-invite lang talaga nila kayong manood dun sa event nila. Kaya huwag niyong biguin, di ba? Ayan. Okay, sabi ni Patricia De Los Santos, paikot-ikot ako dahil hindi ko alam kung saan ako lulugar. Yung iba ganun, no? Hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Yung iba naman, hindi nila alam kung saan, parang hinahanap nila yung place nila, di ba? Kumbaga. Actually, alam ko every once in a while, nararamdaman din natin to. Like ako, nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, yung walang nagbabasa ng piece ko, meron akong favorite na kanta ni Taylor Swift. Parang sabi doon, I'm just a girl trying to find a place in this world. Parang iniisip ko noon na sa sobrang dami ng mga manunulat, ganyan, paano, may dadating ba yung time na mababasa man lang yung mga akda ko? Dadating ba yung time na magkakaroon pa rin ba ako ng chance magkaroon ng book na dream ko na nga ever since nung 6 years old ako. So marami talagang ano eh, marami talagang tanong sa isip natin ganyan. Minsan yun yung nag-hold back sa atin na umusad. Kaya paikot-ikot tayo in one place. Kasi 'di ba yung imagine niyo to, 'di ba? Kapag sa mga pelikula, pag nakikita mo yung gesture na parang nagpapaikot-ikot yung bida, ganyan, tumitingin kung saan-saan, umiikot yung paningin nila, ganyan. Alam mo na ang ibig sabihin nun, na parang confused sila, nag-iisip sila, hindi nila alam kung anong gagawin. So, yun nga, marami tayong mga katraffic na ganyan, hindi alam kung anong gagawin, kung saan lulugar. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo, lahat naman tayo, may lugar dito sa mundo. So, sabi nga nung mentor ko dito sa news writing na si Sir Dindo Balara, sabi na sa akin before, hindi ka ipapanganak sa isang era kung hindi ka kailangan. So, kung nandito kayo sa panahong to, may purpose yun, di ba? Hanapin ninyo yun kahit gaano man kahirap kasi yun yung nagbibigay ng worth dito sa stay natin, sa temporary stay natin dito sa mundo. And yun yung bagay na magiging dahilan para mas lalo tayong, mas lalo nating mapasaya si God, di ba? Si God naman laging nandyan para sa atin. So, hanapin din natin yung reason kung bakit tayo nandito. And every time na may stranded tayo, katulad nga nung ano ko sa page, kasi ito talaga yung pinaka naiisip ko nung naisipan kong pangalanan to na minsan okay lang matraffic. Hindi naman ako natatraffic literal, pero maraming time kasi sa buhay natin na natatraffic tayo, tapos hindi natin alam kung paano tayo uusad. Pero para sa akin, lahat ng traffic na yan, may dahilan, diba? Kung naka-red yung light ngayon, may reason yan, diba? Baka meron kang kailangan makita, meron kang kailangan matutunan, and then magigreen naman yung light when it's time to go na natutunan mo na yung dapat mong matutunan, nabago ka na, naging better person ka na, dadating naman yung green light, diba? So habang natatraffic ka, kaya nga sabi ko, minsan okay lang matraffic, habang natatraffic ka, i-maximize mo yung time na yun para maging mas makabuluhan kang tao, mas maging makabuluhan yung mga ginagawa mo sa buhay, ganun. Uy, wait, andan, walang nag-comment. Ayan. Sana all daw, sabi ni Franz, may laman yung Gcash.
Sabi naman ni Mike, ayan, joke lang po yun. Kung matuloy po tayo sa August 21, yan, libre naman tong concert na to, guys. Hindi kailangan may laman ng Gcash ninyo. Sabi ni Suzette, ayoko i-unblock. Kung gusto niya talaga akong kausapin, he knows where to find me. Ang taray ng ate mo doon, ha? Pero di ba? Sige, okay lang naman magmaganda minsan. I-push mo yan, di ba? Ang dami mong comment dito sa akin eh. Kaya alam ko na rin yung mga ibang pinagdaanan mo kasi nakapag-share ka na din naman. Sige, okay lang magmaganda. Pag bet ka talaga, push ka pa din yan. Parang pangatong comment ko, no? Parang gutom. Comment ng gutom. Mamaya-maya nga eh, end ko na to kasi gutom na talaga. Charot. Uy, ayan mga Lila Blanca band members. San daw pong page? Doon din sa page ng Lila Blanca yun, guys. So, this August 21 na nga. And then, may link dito sa mismong caption ng live stream ko. Andun yung RSVP. And then, yung info din, additional info para doon sa mga frequently asked questions. Ayan, pwede nyo mabasa. May link din ako doon. And then, andun din yung list ng partners ng Lila Blanca na yun kung saan nga kasama ang page natin. Pero marami pa kayong ibang pwedeng i-check out. So, tingnan nyo na, guys. Baka meron kayong kailangan na creative minds. Baka meron kayong kailangan na sa audio naman related or gusto nyo ng bagong shirt, ganyan. Gusto ninyong, baka meron kayong kinikrave, meron din tayong food partner. Ayan, sige. Tingnan nyo lang dyan, guys. Nandyan lahat yun. Ayan, sabi ni Mike, inaalalayan lang din at naghihintay lang din daw sila ng anunsyo dahil nga mag-i-ECQ na naman or magkakaroon ng quarantine protocols. Pero ayun, sana talaga maging mapush, no? Kasi hanggang August 20 naman yung quarantine, di ba? Malay naman natin, medyo kumalma-kalma, tapos maging GCQ na naman. Uy, pero kung gusto nyo, pwede naman kayong mag-shoot, mag-live na nasa iba't ibang lugar kayo. Charot, nag-suggest talaga ako, sorry na talaga, guys. Pero ayun nga, di ba? Kasi sabi nila, ayan, no? Sana daw matuloy. Di ba? Sana matuloy. May mga gustong matuloy yan. Kaya, di ba? Sabi ni Vincent, sabi sa inyo, kailangan niya ng joker eh. Oo nga, kaya dapat lagi kang nandito sa live stream kasi ako corny talaga ako, yung nakakatawa mga joke ko. Ang dami mong nare-realize well na ta traffic. Uy, oo naman, totoo naman sa literal na traffic, ang dami ko rin nasusulat kasi antukin ako sa biyahe. Pag mahaba yung traffic, talaga nakakatulog ang atin. Yung kaya, kung kaya kong magsulat, nagsusulat na lang ako kasi mamaya lampas na pala ako sa babaan, di ba? Ayun, sabi, bakit 100 plus ang second, ang 100 plus seconds ang traffic light sa Los Baños at Calamba? Uy, ganyan din dito sa Marikina. Pwede na ako magsulat eh, pwede na ako mag-selfie-selfie habang ano eh. Asan na si Kuya nagdadala ng food sa live? Ayun, kumain na siya mag-isa. Gutom na nga rin ako, mamaya-maya takusin ko na to eh. Charot. Kinoment lang, asan daw yung tagadala ko ng pagkain? Sabi ko, kumain ka na. Hindi, napagod guys kasi 'di ba kanina hindi ako makapag live kasi nga naglolo ko yung audio. Ayan, nahaggard kami. Ako nga din nahaggard na, hindi ko na kinaya. Ayan, sumaglit na din sa kalye traffic. Uy, ingat Mike ha. Minsan okay lang ma-traffic pero tingnan mo pag naka-green na yung light. Pinili talaga yung mga advice. Ayan, sabi naman ni Marilu Toralba, paikot-ikot daw dahil ginusto mo yan. Para sa akin, well choice natin magpaikot-ikot or umusad, di ba? Pero may mga tao kasi na hindi nila agad-agad na puput into actions, di ba? Kumbaga, kung ma-realize nila na kailangan nilang umusad, hindi pa nila agad alam kung paano sila magsisimulang umusad. So, siguro, hindi naman ginusto kasi wala naman taong na gusto yung mga na gustong manatili sila sa pangit na situation. May mga time lang talaga na wala silang magawa eh, 'di ba? Na kahit anong gawin nila, hindi nila alam kung paano. And it takes a while talaga din minsan bago ka makaisip ng solution to a problem. Pero ayun nga, kahit gaano naman tayo katagal magpaikot-ikot, magagawan at magagawa natin ng way yan. And kung wala nang way, gagawa at gagawa si Lord ng way. So, kailangan talaga yung faith natin intact pa rin kahit na ang daming mga nangyayari na hindi natin maintindihan, ganun.
Bike daw ang dala ni Mike. Uy, nagbabike ka tapos nanonood ka ng live. Parang, nakakaloka, paano mo yun ginagawa? Parang natakot naman ako dun, sis. Hindi ko kineri. Wait, meron pa tayong last one. Ayan, ingat ka daw, Mike, sabi ni Franz. Okay, yung last na nag-comment dun sa thread, no? Sabi niya, sabi ni Chris sa Anadon, paikot-ikot lang dahil hindi ko alam kung may patutunguhan. Ayan. Pero sabi ko sa kanya, na-replyan ko pala tong comment na kasi yung iba pag nahuhuli ko yung mga comment, nare-replyan ko talaga. So sabi ko sa kanya, lahat naman tayo may patutunguhan kung pipilitin nating umusad. So mula dito sa mga pagkaantala natin, sa pagka-traffic natin, sa pagpapaikot-ikot natin, may chance naman talaga tayong may patunguhan, di ba? Hindi man natin patunguhan yung tao or yung destination na gusto nating patunguhan, meron tayong patutunguhan na maganda kung pipilitin nating iwanan yung lugar kung saan tayo natatrap ngayon, di ba? So kung feeling mo hindi ito yung lugar na para sa iyo, di ba? Unti-unti gumawa ka na ng way para malampasan mo yung lugar na yon and mapunta ka sa better situation, di ba? Anyway, so ayan guys ha. Patapos na yung live stream natin kasi gutom na ako. Charot. Hindi. Ay, wait lang. May nag-comment pala. Sabi ni Suzette, nagpaikot-ikot kasi hindi alam ang patutunguhan o kaya hindi alam ang daan. Diba? Pero may mga situation kasi no na talagang kahit hindi natin alam yung daan na yan, marirealize natin. Yung sinasabi kong dead end. Alam kasi natin pag dead end na yun eh. Na hanggang dun ka na lang, napadar na yung babanggain mo at kumbaga, sobrang liit lang ng chance na matibag yung pader na yan at madaanan mo. So, hahanap ka na ng ibang daan, di ba? May time na babalik ka dun sa pinanggalingan mo, ganyan. Tapos, kasi kailangan mong maghanap ng panibagong way, ganyan, di ba? May time na malulost ka, may time na iisipin mo, parang mali yata na umalis ka sa lugar na yun. Pero yun nga, pag alam mong dead end na, at nagstay ka pa, yung mga nararamdaman mong pain, yung mga iniiyak mong luha, ganyan, parang hindi, wala silang pinupuntahan eh, kasi nandun ka pa rin sa lugar na yun, nakatingin ka pa rin dun sa daan na hindi mo pwedeng tahakin, di ba? And compared with yung maglalakbay ka na ulit, tapos umiyak ka man, masaktan ka man, ma-recall mo man yung past, magpaikot-ikot ka man sa mga memories, ganyan, ayun pa rin, di ba? Meron ka namang pinatutunguhan, di ba? Which is yung, pasulong yung lakad mo, 'di ba? Hindi pa ikot-ikot. Kaya nga ang gusto ng Lila Black, hindi kayo magpaikot-ikot lang, 'di ba? Mag-unwind kayo. Malalaman niyo sa August 21 kung ano 'yan. 'Di ba? Ang galing ko mag-remote, sarap. Bawat da. Oy, oo, gustong-gusto ko 'yang bawat daan ni Ebe. Pakinggan niyo 'yan. Favorite ko 'yan. Isa 'yan sa mga pinaka-favorite ko talaga. Okay, sige. Dito na tayo sa mga comment, no, ng band members. Last na to, guys. Kung meron pa kayong hugot na related sa paikot-ikot, i-comment nyo na kasi gutom na ako. Gutom na ako, guys. Mag-end na ako ng live stream. Charot. Uy, pero tingnan nyo, in fairness, ang tagal na naman natin, no, sa dami ng technical difficulties, umabot tayo ng 2 oras na naman na nagchichikahan dito. Ayan, sana i-support nyo guys yung Lila Blanca kasi talagang itong si Mike super duper supportive yan sa mga ganap ng traffic. Ayan, kung meron kayong mga ano, supportahan nyo yan, ganun siya ka-supportive sa mga ano, sa mga, hindi lang sa OPM, no, sa mga iba pang type ng artist, hindi lang sa mga musician, supportive din siya sa mga writer, ganyan, kasi at heart manunulat din siya, di ba? So sana support nyo rin tong event nila. Ayan, sabi ni Rico, ayan, band member din siya, siya yung sa guitar. Sabi niya, bahagi na ng buhay natin ngayon ang magpaikot-ikot sa pag-asang matatapos din natin ang lahat ng ito. Oo nga, di ba? Yun nga yung sabi ko kanina, kahit gaano tayo katrap ngayon, matatapos at matatapos din talaga to. So, ayun, kumbaga, habang nandito tayo, make the most out of it na lang. Kung, parang ang hirap niya sabihin eh, di ba, pag-trap ka. Pero,
pag inisip mo, marami ka pang ibang pwedeng gawin, mas marami kang pwedeng i-explore, mas pwede mong makilala yung sarili mo. So siguro kung may blessing man talaga ngayon sa gitna ng to, bukod dun sa nakakasama natin yung mahal natin, mga mahal natin sa buhay kasi nasa bahay tayo lagi. Andun din yung self-discovery, no? Yung mga nare-realize tayo mga bagay, meron tayo mga talent or gift na nakikita sa mga sarili natin na pag normal lahat, hindi tayo nagkakaroon ng time na tingnan kasi busy tayo sa outside world, di ba? So, ayun na lang, tingnan din natin, di ba, kung ano yung magagawa natin ngayon nasa sitwasyon na to. Ayan. So, nandito na tayo sa last comment and naka 1 hour and 52 minutes na rin tayo. So, guys, malapit na talaga akong mag-goodbye at mag-lay-lalu. Pero ayun, sabi ni Carlo Banico, sa drums naman siya, para sa akin, actually, supposed to be na, ano yun, meaning to, loka. Akala ko, seryoso, binasa ko pa talaga. Can you repeat the question here? Ayan, joke lang naman daw. At least may mga nag-joke na dito sa page ko ngayon. Ayan, sabi niya, para sa akin, personally, nasa stage ako ng transition from normal to the new normal na sinasabi. Lahat kasi talaga tayo apektado ng gusto sa mga nangyari, lalo na sa panahon ng pandemic. Ang daming mga adjustment, pero I hope na, and we hope na matapos na to at maging very careful na lang siguro tayo sa mga susunod na panahon and sa mga protocol. Ayun, ang haba pala, Char. Naputol ata yung comment ko. Ayan, pero yun nga, sabi niya, we can cope up naman daw and magaling tayo mga Pilipino dyan. So, support na lang daw sa isa't isa. Ayan, paikot-ikot man ang buhay ngayon ng karamihan sa ating lahat. Oo nga, no, meron akong, hindi ko maalala kung sino yung, kung saan ko nakita to, pero merong gumawa before ng about sa pandemic, tapos hinighlight na yung kakayahan nating mga Pilipino na masurpass yung mga ganito, di ba? Kasi tayo, lagi tayong binabagyo, yung mga volcanic eruption, ganyan. Pero, magagaling talaga ang Pilipino, no, pagdating sa mga, no, and ako talaga, personally, kasi from Bicol kami. And then, pag nababalita yung mga tao dun sa mga binahang lugar, makikita mo sila mga nakatawa pa, ganyan. Talagang parang nakakahanap sila ng way para maging masaya kahit gaano kahirap yung situation. So, siguro yun yung edge natin ngayong mga panahong to, no? Na kahit ganito, mga paikot-ikot tayo, in our own little ways, nakakapag-unwind. O, di ba, napasa ko na naman, pero legit yun, di ba? In our own little ways, nakakapag-unwind tayo, di ba? In our heads, ganyan. Nakakahanap tayo ng paraan para malampasan yung mga struggles natin within us or within our circle, ganyan. Or yung mga relationship na kinabibilangan natin. Kayang-kaya natin yan, di ba? So, sana ngayong pandemic na, yung protocol na lang, sundin natin para makatulong din tayo, no, para malampasan natin tong ganitong stage. And yun nga, mahalaga din talaga yung pagsunod sa mga protocol na to kasi ito talaga dito masusubok yung bayanihan nating mga Pilipino. Talagang iba yung magagawa kung lahat tayo susunod. Talagang makakatulong yan, naniniwala ako sa pagbaba ng cases. So ayun, and yun nga, yung isa pa sa mga nagustuhan ko kay sa sinabi ni Carlo, feeling close, charot. Nasa transition tayo ng new normal, no? Pero, siguro kanya-kanyang na lang para makapag-cope din dito. Ayun. So, sige. Sige, nagwabay agad din, no? Pagkabasa ng last na comment. Pero hindi, ayun nga, guys. Sige, pwede pa kayong humabol kung meron kayong mga ipapabati pa or something. Pero, ipa-flash ko lang muna sa screen yung cover, ay yung poster nila, ayan. Wala, ayaw ma-stop nung video mag-play. Video kasi to eh. Ayan, so yun, remind ko lang kayo ulit na yung Unwind, evento ng Lila Blanca, free lang po ito sa Facebook page ng Lila Blanca, i-follow nyo lang yung page nila, ganyan, for more updates, and then nandito rin sa link yung andito rin sa caption ng live stream yung link kung saan pwede na yung RSVP and then yung mga info na gusto pa ninyong maraman regarding this event, meron din dyang link. And then yung mga partner din, makikita nyo naman dyan sa nilista ko din kasi part din ako ng partners nila.
So, meron silang creative partners, meron din mga sa audio naman, or yung mga merchandise and then food. So, marami naman kayong makikita dyan. And then, ayun nga, aside from yung pag-release nila ng bago nilang single na paikot-ikot, meron din silang ipapakilalang bagong banda dun sa live event na yun. So, panoorin nyo guys, alam nyo na. Magsama-sama tayo August 21, no? 7 p.m. Ayun. So, sige, yung mga pahabol na nagko-comment dun. Sabi ni Franz, happy friendship day sa lahat, kahit kahapon pa. Happy friendship day din sa mga na-friend zone. Ang dami nakarelate dun sa vlog, charot. Ayan, thank you po sa time and efforts and airplanes. And like, ay nakakatawa yung efforts and ano ah, airplanes. Hindi ko na-get nung una, pero yung noo ko parang airport kaya, charot. Ayan, and lagi mag-iingat, sabi ni John Vincent. Ang ouch daw nung na-friend zone, sabi ni Suzette. Nako girl, gusto nyo ba i-topic ko next time yung friend zone? Charot. Pero may topic ako next week. I-announce ko na lang. Baka, pero baka sa future, pwede rin natin i-topic yung friend zone. Kasi parang napansin ko sa mga vlog, ang daming nakaka-relate eh. Ayun. So, ayun guys. Thank you. Thank you sa panonood ng live stream. And sorry talaga sa inconvenience na dala nung, ano, nung technical difficulties at first. Pero ayun. Thank you guys kasi nag-stay pa rin kayo at nanood at nakapag-participate. Ayan. So, ayun. Sana sa mga susunod na live stream, samahan niyo pa rin ako. Thanks. Bye.